Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillahi. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, gantimpala at awa ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Sa atin pong mga kagalang-galang na panauhin, isang magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong muling pagdalo at pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa ikalawang pagdinig ng Komite ng Public Information at Mass Media ukol sa organizational structure at mandato ng Movie and Television Review and Classification Board o ang MTRCB. Bilang pagsasariwa sa ating napag-usapan noong 22 ng Pebrero 2023, ang ating naging agenda po ay ang Senate Bill Number 965 ni Senator Grace po, Senate Bill Number 1063 ni Senator Gatchalian, at Senate Bill Number 1178 ni Senator Tolentino. Sa araw pong ito, ating pinalawig ang talakayan para sa inihaing panukalang batas ng inyong representasyon, ang SB Number 1940 o ang MTRCB Act of 2023. Bago po tayo magsimula, nais kong ipakilala ang mga kasama natin, ang mga senador. Nakikita ko po si Senator Bongo. Magandang umaga po. Binabati din po natin ang ating mga resource persons ngayong umaga. Tinatawagan po natin ang ating committee secretary, Binibining Bernardine Mahinay, para kilalanin po ang ating mga bisita para sa araw na ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Good morning. From the Movie and Television Review and Classification Board, or MTRCB, we have Chairperson and CEO, Ms. Jurella Maria Lala Soto Antonio. Good morning, ma'am. Together with her, our attorney, Ma'am Mariko Sanserona Jr., attorney Paulino Casas Jr., attorney Anne Marina Menzo, and Ms. Erlinda Tirado. From the Department of Information and Communications Technology, present online is Cybersecurity Bureau's Mr. Glenn Jen Macalinao and Aldin De Leon. From the National Telecommunication Commission, or NTC, online we have Ms. Annalisa Buenviaje, Engineer Broadcast Services Division of the NTC. From the Civil Service Commission, we have Attorney Romulo Concha Jr. present online. From the Department of Budget and Management, we have Acting Director Attorney Tricia Baraan online, Attorney Tennessee Ann Mengulo also online, Ms. Danielle Alana Mercene, and Ms. Mary Grace Datuin. From the Department of Justice, present online is State Counsel Maria Laureen D. Suan. From the Bureau of Internal Revenue, we have on-site Attorney Edgar Alan Reyes II from the Legal and Legislative Division of the BIR National Office. From the Commission on Human Rights, present online is Ms. Mona Lisa Tabernilla, Development Management Officer of the Human Rights Policy Advisory Office. From the National Commission for the Culture and the Arts, we have... they're not online yet, sir. From the National Commission on Cinema, Executive Committee Member Professor Gerard Paul Halandoni Elvina. From the Philippine Esports Organization, or PESO, we have its Executive Director, Director Marlon Marcelo, Attorney Gerard Bernardo, and online Attorney Carlos Manco. From the Motion Pictures Association, we have online Regional Director James Cheatley with Mr. Joshua Lay. From the Asia Video Industry Association, also online, is Ms. Celeste Campbell Pitt with Mr. Louis Boswell. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Ma'am Hinay. Bali po sa aking panimulang pananalita, maraming salamat po sa lupon sa pagriripaso at pag-uuri ng Sine at Television, mas kilala po natin bilang MTRCB.
sa inyo pong muling pagpapaunlak sa araw na ito. Kung atin pong babalikan, malalim po ang naging talakayan natin noong 22 ng Pebrero, ang ating unang pagdinig. Dinaluhan po tayo ng mga kinatawan ng industriya ng pelikulang Pilipino, on-demand online streaming services, media networks, lokal na pamahalaan ng sulu at representasyon mula sa ilang ahensya ng gobyerno tulad ng National Telecommunications Commission, Solicitor General, Armed Forces of the Philippines at DICT. Mula po sa mainit na usapin nung nakaraang pagdinig, nais naman nating himayin ang mga nilalaman ng mga panukalang batas para pagtibayin at palawigin ang mandato, kapasidad streaming services sa ilalim ng SBN 1940 ng inyong lingkod as SBN 1178 ni Senator Tolentino. Gayun din ng online at video games sa panukalang batas ni Senator Gatchalian. At huli, ang pagsususog ng quasi-judicial functions at dagdag na kapangyarihan ng MTRCB. Halimbawa na lamang ang pagdinig ng mga administratibong kaso at ang masinsinan na probisyon ng mga pinagbabawal na gawi o prohibited acts sa ilalim ng panukalan. Sa makatwid, napakarami po nating tatalakayin sa araw na ito. Gayunman, babalik-balikan ko po ang agenda sa pagdinig na ito, ang maitaguyod ng MTRCB, ang kanilang mandato, distribution and reproduction of movies and television programs that do not go through the board. As it is currently worded, our current charter only prohibits in general terms the unauthorized showing or exhibition of a material that did not undergo board review.
We believe that updating the rank and compensation of our officials commensurate to the integral role in the MTRCB is proper, as they are essentially performing the agency's core mandate. And it is respectfully submitted that this is but just to consider their contribution, not just to the betterment of the MTRCB, but to the welfare of the viewing public, most especially our children. Finally, Mr. Chairman, we respectfully submit that the board should be given the power to efficiently use its sinking fund, which is composed of all fees, charges, and penalties levied, assessed, and collected by the board, to be used for the MTRCB's operational and administrative expenses without the need to remit the same to the National Treasury, subject to existing government auditing rules. Allowing the MTRCB to fully utilize its funds will capacitate it to better adapt to the ever-changing needs of the viewing public through the implementation of modernization efforts, expansion, as well as support its developmental activities. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat po, aming mahal na tagapangulo ng MTRCB. Naalala ko po nung nakaraang budget hearing, ang MTRCB ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na nagkumikita. Aba, congratulations. Iilan lang kayo. Marami dito humihinging budget. Pero kayo, congratulations. Opo. Meron lang po akong mga tanong sa inyo, ma'am. Ngayon po ba, marami po bang pelikula, TV programs, at dibidyong media ang naglilipana na maituturing po ninyong hindi angkop sa responsabling panonood? Meron po ba? Marami po ba itong pelikulang ito ngayon? Na talagang sa isip niyo po, wow talaga. Opo, marami po. Masasabi po niyo na hindi niyo mapigil dahil limitado ang mandato po ninyo. Opo, tama po. Kung meron po kayong mas mandato, hindi sana ito na ipalabas. Opo, Mr. Chair. Opo. Mga ilan po yung average nito sa palagay niyo? Ito po ba marami na talaga sa palagay po ninyo? Base po sa complaints na natatanggap ng aming ahensya, hindi po namin mabilang. Dahil araw-araw po may complaint po kaming nare-receive with regard to materials that are streamed online and nakikita po sa mga user-generated content. Pero po pagdating po sa mga movies and television, na iiaayos naman po namin at nare-review po ito ng board. At sa kasalukuyan, 280,000 po ang material na nare-review ng aming mga board members. Kasama na po dyan ang mga pelikula, programang pantelebisyon at publicity materials. Madam Chairman, ano pong klase ito? Malaswa o karahasan? Ano po itong mga pelikulang ito? Mas marami po yung kalaswaan. Ayun. Diretsa. Meron naman din pong karahasan. Po. Pero mas talamak po mas talaga ang kahalayan. Mas madali po bang makontrol yung karahasan sa kalaswaan? Opo. Opo. Sa based on experience po. Sino po ang mas madaming na bibiktima? Halimbawa po sa age bracket. Sa kalaswaan po ba, sino yung laging naapektuhan po dito? Ang kabataan po ang pinaka naapektuhan kapag nakakakita ng mga ganito pong klaseng bagay dahil ang media po ay napakalaking bahagi ng paghuhulma ng kaisipan ng ating kabataan. Sa palagay niyo po ba, nagkaroon kami ng hearing kasama po natin ang hinahangaan natin Senadora Risa Ontiveros patungkol po sa maagang pagbubuntis ng mga kababaihan po sa ating bansa na napakataas po ng porsyento. Umaabot nga po sa 10 taon. Ha? 10 taon. Sa tingin niyo po ba may epekto ang mga malalaswang mga palabas? Opo, naniniwala po ako dahil kagagaling lang po namin ng Korea. Kami po ay nakapag-sign ng Memorandum of Understanding sa Korean Media Ratings Board, at sa kanila pong mga guidelines,
kinoconsider din po nila sa kanilang categories ang imitation level. Ibig sabihin, talagang kapag ang kabataan ay may nakikita, talagang malaki ang tendency na sila ay gumaya o pumaris sa kanilang mga napapanood. Naniniwala po kayo na mas malakas ang kampanya ng mga talipandas kaysa sa gobyerno? Opo. Okay po. Maraming salamat. May iba naman po ako. Ayon po sa bersyon ng panukala na inyong isinumiti rin sa committee ito na SBN 1940, hinihiling niyo po mula sa isang taon ay gawing 3 taon ang termino ng chairperson, vice chairperson, samantalang 2 taong termino naman po para sa 30 na board members. Maari po ba naming malaman ang naging basihan po ninyo sa pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng board? Amin pong kinuha ang suggestions mula po sa bill ni Senator Grace Poe. Sa kanya po namin nakuha at binase ang term of office ng chairman, vice chairman at ng mga board members. At ito po ay aming pinininiwalaan dahil si Senadora Grace Poe ay dati pong MTRCB chairman at alam po niya ang mga kinakailangan ng ahensya. Kaya po nilift na lang po namin sa kanyang bill ang term of office ng nasabing mga officials. Opo, ayon din po sa aming pagsasaliksik, isa po si Senadora Grace po sa mga naupo sa MTRCB na may ginawang maganda. Opo. Isa po siya sa mga legendary dyan sa MTRCB. Meron din yata ako isang pelikula ng naban niya. Ang tanong ko lang po, ano, naniniwala po ba kayo sa continuity? Opo. Opo. Palagay niyo po mahalaga yon sa isang ahensya? Yes, tama po. Katunayan po ang responsableng panonood ay binasi ko po sa matalinong panonood na sinimulan po ni Senadora Grace Poe. Yung pong sa 30 board members, sila po ba ay mayroong, paano po ba ang inyong pagpapatakbo sa MTRCB? May kanya-kanya po ba silang boses o meron po kayong sinusunod na guidelines? Ano po ba? Paano po ba ang inyong... Mayroon po kaming isang vice chairman na tumutulong po sa chairman kapag kinakailangan ng representative ng chairman at kailangan ng tulong ng chairman sa dami po ng ginagawa sa aming ahensya. Meron din po kaming 30 board members. At ito lang po ang board na sa aking pagkakaalam ay talagang pinapractice at ginagawa ang mandato ng ahensya. Dahil sila po mismo ay araw-araw pumapasok sa opisina. Araw-araw mula umaga hanggang gabi ay nagre-review ng mga material. Pelikula, sample episodes, television programs, posters. Mama, putol ko po kayo. Ilan pelikula po ang pinanonood ng mga 30 na yan? 30. Ang average po sa isang araw is 8. To 10. Depende po. Kapag may film festival, mas nadadagdagan po. Meron naman po silang psychologist o psychiatrist pangkatapos. Hindi kayo na-apekto na sila sa pelikula. Hindi naman po. Comprised po kami ng 5 lawyers sa aming board. And then 15 of them are from the media and entertainment industry. And then all the rest po are from different walks of life. Ang composition po ng aming mga board members, alalahanin po natin, is a very tiny composite of the society. Ibig sabihin po, they represent the different walks of life and may kanya-kanya po sila mga desisyon at their opinions vary. Paano po, halimbawa po, meron po silang isang desisyon sa isang pelikula, makakarating po ba yon sa vice chairman o sa chairwoman? Ang nangyayari po kasi is we trust the board and their judgment as appointed by the president. Our review process will comprise of first review, 3 board member lang po ang magre-review. Ibibigay po ang kanilang issued rating sa producer o sa director. Kapag hindi po happy ang producer, hihingi po ng second review kung saan 5 na po ang board member na magre-review. Ah, okay. Opo. Hindi naman po parang pahigpitan ng laban. Meron pa pong review, meron pa pong ano. Binibigyan, opo.
Sorry po. Iniiwasan din naman po namin na mag-issue ng X. Kaya't sinasabi naman po namin sa producers kung anong pwede nilang gawin para sila na po mismo ang mag-edit ng kanilang material. Hindi rin po kaming masaya kapag kami po ay nagbibigay ng R18 dahil gusto naman namin na kumita ang industriya at kumita ang ating mga producers. Pero hindi po namin pwede i-compromise ang aming mga values. Maganda po yung pinuntahan ng tanungan natin. Kayo po ay humihingi ng karagdagang mandato hindi para maghigpit. Opo. Opo, hindi po yon ang hindi ano. Kailangan lang po ng ipin. Magkaiba po yon. Kailangan natin, iba yung ipin sa paghihigpit. Opo, kasi yung paghihigpit, walang katwiran yon. Definitely not. Opo. Mr. Chairman, if I may, we are not suppressing yung sinasabi nilang freedom of creation, freedom of expression. Hindi po yun ang pakay namin. Ang pakay po namin is magkaroon ng oversight ang ating mga online streaming at ang mga user-generated content. Magkaroon lamang kami ng linya na mapayagan kami na may kausapin kapag may lumalabag na sa batas o may hindi na tamang nakikita ang mga bata sa kanilang mga gadgets, sa telepono, sa telebisyon. Hindi po namin sinasabi, never po namin sinabi na ire-review ang mga material. Napaka-imposible pong mangyari nun. All we want is a direct line to them so that we can tell them where they're going wrong, this is not acceptable in our country, we can issue notices, and we expect them to take action. Galing. Bago po yan, meron po tayong nagre-representa ng Google Philippines for YouTube, Attorney Yves Gonzalez, head po ng Public Policy and Government Relations. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa amin. Meron po akong isang tanong, ma'am. Nakasaad po sa SBN 965 ng ating ginagalang na Senator Grace po na maaaring mag-invest, magmay-ari at mag-participate sa equity ng isang establishmento, firm o entity ang MTRCB. Maari po ba naming malaman po kung kailangan po ba ito gawin ng MTRCB? Meron na po ba kayong plano kung saan mag-i-invest ang MTRCB? Bago nyo po sagutin yan, meron na po bang sariling building ang MTRCB? Opo, meron po, Mr. Chairman. Kayo po ang may-ari ng building? Opo, pero napakaliit po. inyo na po yung lupa, inyo yung building? Opo. Gano'n po kalaki? Kasi parang yung pagkakasabi, napakaliit. Hindi na po ba kayo kasya? 600 square meters po, Mr. Chairman, na apat na palapag. Tatlo ilan po ang empleyado ng... Tatlong palapag, pasensya naman. Tatlong palapag? Ilan po ang empleyado ng MTRCB? We have 60 plus employees. 60 permanent employees. 100 EEs. Emergency employees. Kasama na po yung 30 board members at isang vice chairman. So, kulang-kulang 200 po ito? 160. Sa? Meron na po kayong panuoran din doon, eh, no? Ng sine? Po. Ito po ba yung dati pa? Sa Roses Avenue? Timog Avenue po. Timog, awa. Yun po ba yun? Maliit yun. Opo. Doon po sa katanungan ko, meron po kayong masagot? Tanong ko po, ito, maaari po ba sa doon po sa sinabi ni Senator Grace po, nihingi niyo po na kayo po ay makapag-invest? Opo, opo. Opo, magmay-ari at mag-participate sa equity na isang establishmento o mag-i-invest po kayo? Yeah. Opo. Opo. Meron na po ba kayong naisip kung saan po kayo mag-i-invest? Wala pa po sa kasalukuyan dahil wala pa po kaming kapangyarihan na mag-invest. Kaya hindi pa po namin naiisip yan. Pero once ma-aprubahan na po, syempre ko-consider po namin yan. Bakit po nyo ito naisip? Attorney, may gusto po kayong ilagdag? Bakit po naisip ito sa panukala na ito?
sa Sen- kay sa version po ni Senator Grace po, ano po kaya sa palagay niyo? Sa palagay ko, Mr. Chairman, ang pwede, I can only speculate po, ano? Kasi madaming mga pelikula na lumalabas na ang iniisip kasama sa ating batas na we have to set programs, no? May programs para i-improve yung quality of movies, to uplift yung quality. Siguro po, pag mag-invest ang MTRCB sa mga gumagawa ng mga pelikula, eh baka maumangat po yung quality. That's doon po siguro ang direction ng yung provision na po yun. Salamat po, attorney. Pwede po natin tanungin ng DOJ, DOJ, Boss DOJ, State Council, Laureen, Ma'am Laureen. Ma'am Laureen ng DOJ. Yes, magandang umaga po, Ma'am Laureen. Good morning po. Opo. Sa ilalim po ba ng ating batas, pwede po bang gawin namin yon? Bigyan sila ng karapatan na mag-invest, magmay-ari at mag-participate sa equity ng isang establishmento, firm o entity ang MTRCB. Pinapayagan po ba ito? Kapag meron po tayong tinatawag na corporate entity or corporate, po pwede po silang mag-invest. And if it is also included in the proposed bill, pwedeng-pwede po sila. Naku, napakagandang naman. Parang pumapalakpak yata si attorney doon na kanina. Speculation lang. Ngayon, ano na, attorney, napakaganda po nung narinig natin. Ano? Pwedeng-pwede daw po na, ano, na kayo po ay makapag-invest. Ano po ang sa palagay po ninyo? Piligayahan po ba kayo o... Yes po, Mr. Chairman. Ibig sabihin, mapapairal pa namin yung mandate na mag-invest nga po dun sa mga paggawa ng mga pelikula, mapa-uplift, para may quality, para makapag-compete worldwide, kagaya ng Korea. Eh, ma'am, salamat po, Tony. Ma'am, DOJ, pwede po ba silang bumili ng lupa para mapalaki naman yung kanilang building? Kasi parang... kumikita po ang kanilang ahensya, pero yung kanila pong building, nakita ko na po yun dahil matagal din po akong nagpapa-approve. Bagamat lagi pong ex yung pelikula ko dati dahil violent daw. Pero mahal ko naman ang MTRCB kasi ano naman ako eh. Lagi nila akong binibigyan ng second review. Yan. Ma'am, pwede po sila bumili ng lupa? Although hindi po ako privy with regard to this, but ang generally po ang rule, if a board has a corporate entity or personality, it has the authority to invest or to sell, to levy or to ease properties. Yun ayun, po yung alam po natin. Apo, maraming salamat po, Ma'am DOJ, ang ating pong State Council na si Ma'am Laureen Suan. Alam niyo mga kababayan, maniniwala tayo sa DOJ dahil sa batas sila talaga ang pwedeng magbigay ng komento basta patungkol po sa batas. Sila po talaga. Ngayon po, isa pong tanong natin. Sa DBM, nandyan po ba ang DBM? DBM, Department of Budget. Good morning po, Mr. Chair. Yes po, right here po. Sabi po dito, Ma'am Tricia M. Baraan. Nako, baka mabara tayo ni Ma'am nito. Patay tayo. Ma'am, good morning. Good morning po, Mr. Chair, and to all the honorable senators po present in this meeting. Opo, Ma'am, napakaganda ng ngiti mo. Sana itong tanong ko, maganda ang iyong maisyak. At mapangiti tayo lahat. Ma'am, ang ano po dito, ang mesa panukala po ng SBN 1940 ay ang pagkatalaga sa chairperson ng ranggo katumbas ng department undersecretary. Ang vice chairperson naman po ay may ranggo ng assistant secretary.
Ang 30 miyembro ng board naman po ay matatalaga bilang Executive Director 5 at Executive Director 4 naman ang katumbas na ranggo ng Executive Director. Ma'am, nakasaad din po dito na ang bawat board member ay makakatanggap ng honorarium para sa bawat pelikula, trailer, TV show, etc. na ni-review at classify ng board. Maaari po ba naming makuha ang posisyon ng DBM pagdating sa rekomendasyong ito? Sumasang-ayon po ba kayo dito? Kaya po ba ng ating pondo? Sir, with the proposed positions po and salary grades, we will have to study po, further study the proposal. But definitely, it will be subject to the evaluation and recommendation or approval of the DBM. And we have existing guidelines po on honoraria, and we will have to double check din po if this will be in accordance po doon sa allowable po natin ng mga honoraria. Thank you po, Mr. Chair. Thank you po, ma'am. Kailangan po natin padala niyo po agad, ma'am, ang comment niyo po dyan patungkol sa usapin na yan. Meron pa po akong isang tanong pa, ma'am, ha, sa inyo. Meron po bang provision na nagdadagdag sa kapangyarihan ng MTRCB upang makapag-adapt ng sarili nilang budget of capital at operating expenditures? Gayun din ang pag-aproba ng tauhan at supplemental budget receipts and expenditures. Base sa panukala, nais din po sana nating madagdagan ang kapangyarihan ng MTRCB upang makapagrekomenda ng kanilang staffing pattern. Gayun din ang pagrebisa ng compensation package para sa mga opisyal at empleyado ng board base sa approval ng DBM. Ano po ang posisyon ng DBM tungkol sa dagdag kapangyarihang ito? Yes, Mr. Chair. Generally po, the annual budget po of the agencies shall be subject to the evaluation of the DBM. So, currently po, si MTRCB meron po siyang budget under the GAA and dun po sa existing, meron din po silang authorized po na ginagamit based from their fees. So if mabibigyan po si MTRCB ng additional power to use their income, the same should be subject po to the usual and existing budgeting, auditing, and accounting laws, rules, and regulations. But yung sa supplemental budget po, nakasalalay naman po yun sa constitution na pag may additional fees lang po yung magkakaroon ng supplemental budget and the same should be supported with additional sources of revenue din. Thank you po, Madam Sir, Mr. Chief. Opo, opo. Baka nakikintabang kasi sa susuot ko. Akala mo tuloy, madam ako. Sorry po, sorry po. Sa lagubang ba ang dating? Pwede po ba natin tanungin din ang Civil Service Commission? Civil Service Commission. Magandang umaga po. Attorney umaga po. Romulo V. Concha Jr. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Your Honor. Opo. Na meron po ba kayong komento sa mga naitanong namin din sa DBM? Patungkol po doon sa ang atin pong MTRCB ay magkakaroon po sila ng para pong diretsahang salita ay magkakaroon po sila ng mga posisyon na parang undersecretary at assistant secretary. Base po doon sa rekomendasyon na nakasaad po dito sa proposed subject Senate bill po no, sa civil service po no, ang amin pong ano lang po no, na dapat ito po ay in accordance with civil service rules and regulations po no, ito pong ating
stopping pattern ay isasubmit po sa amin at upang makita po namin at ma-review rin po ng Civil Service Commission po ang nasabing panukala. So ang bukod po dyan, no, isinasaad din po namin sana na isaad po sana doon sa batas na magkaroon ng secretariat po yung board. No? Hindi lang po yung board kundi yung manpower complement na bubuo po doon sa nasabing secretariat na magme-maintain po ng record at ng mga minutes ng nasabing pag-uusap noong ating MTRCB. Maraming salamat po, Sir Romulo V. Concha, MTRCB. Meron po ba kayong gustong reaction sa sinabi po ng ating civil service? Salamat po, Mr. Chairman. We accept and we welcome yung mga suggestions ng civil service and ng DBM. We will wait for what is allowable. Anyway, this is just a proposal because para sa akin, sobra po, high performance ang aking mga board members at tunay ko pong ipinagmamalaki, all 30 of them, including the vice chairman. Sobra-sobra po ang trabaho na ginagawa nila and I feel they truly deserve, they don't deserve the allowance that they are receiving. Currently, they only get allowances. Wala po silang salaries. They only get 17,000 every 15-30. Yun na po yun. And of course, lalawak po, madadagdagan ang kanilang trabaho. Sorry po ma'am, magkano po yun natatanggap ng... 34,000 a month ang allowance po nila. Isang araw, 8 pelikula ang pinanonood. Maliban pa po sa publicity materials, TV plugs, movie trailers, television programs, at yung mga pinagdadagdag ko pong mga komite na kanilang, na sila po ay chairman at mga miyembro ngayon na marami po silang ginagawa dito sa mga committee na aming itinatag within the board. Kaya dagdag po ang kanilang trabaho, lalo na po kung sakasakali na mapapalawak po at mapapalawig ang nasasakop ng MTRCB, madadagdagan din po ang kanilang mga trabaho. Yung binabanggit po na kailangan daw po kayo magdagdag ng secretariat. Naniniwala po kami dyan sa kasalukuyan. Isa lang po ang aming board secretary at meron po siyang assistant. And nahihirapan din po siya dahil 31 po ang kanyang ina-assist. Handa po kayong sumunod kung ano po ang sinasabi ng DBM at opo, ng civil service. Meron lang po akong isang parang kumikita naman kayo eh. Opo. Sana... Yung ang hindi kumikita, yung hingi ng budget dito, masyado tayong mabait eh. Kayo, kumikita kayo. Palagay ko sa DBM, ma'am DBM, Attorney Baraan. Yes po, ma'am, sorry. Yes po, Mr. Chair. Apo. Apo. Hindi po ba pwede yon na sila ay gumawa ng sarili nilang budget para lang i-present po sa inyo? O talagang kayo po ba ang gagawa talaga ng budget nila? Paano po ba talaga ang dynamics nun? Kayo po ang mag... Tinatanong nyo naman po sila kung anong kailangan nila o kayo na lang po ang gagawa? Actually, sir, in general po, yung mga agencies po natin, nagsasubmit po sila ng budget proposal kay DBM on ano po yung kailangan nila at yung mga ma-implement po nila for the next fiscal year. And then, may guidelines po tayo yearly na nasa budget call kung ano po yung mga allowable at hindi. And if makita naman po natin na if the same is in accordance po dun sa guidelines and talagang kailangan ng agency, the same will be included naman po in our National Expenditure Program po for the succeeding year. Ganun po. Thank you po. Thank you po ma'am. Aware naman po din ang DBM na kumikita tong ahensya na ito ma'am, ano? Yes sir, as I've said earlier po, meron po silang currently na special account in the general fund which is sourced from their fees and income po. So you'll have to double check din po yung utilization of the MTRCB of the said fund. Thank you po.
Ma'am, utilization daw ng said fund. Mr. Chairman, bago po ako pumunta sa utilization, nice ko lang pong banggitin. Yung talagang nakatalaga sa presidential decree na allowed allowances ng mga board members ay 5,000 piso lamang po. Kaya lang sila nakakatanggap ng 17,000, 15,000, 30,000 or 34,000 in total dahil ito po ay nakastipulate sa GAA, which is the General Appropriations Act. Kapag ito po ay nawala, then mawawala na rin at makakansela na rin ang matatanggap nila. Kaya't kinakailangan po sana na magkaroon na ng kalinawan ang kanilang mga salaries, honoraria at ang kanilang karagdagang makukuha sa mga karagdagang trabaho, no? With regard po sa DBM, nung kami po ay nakipag-consulta sa kanila, we were made to understand that ang ruling po nila with regards to positions is scrap and bill. So ibig sabihin, hindi daw po kami pwedeng mag-create from scratch ng mga karagdagang posisyon o ng mga tao, pero kailangan magtanggal. Hindi ko lang po alam sa ngayon kung paano yung magiging basehan ng pagbabawas namin ng tao kasi kinakailangan po namin ng personnel. Kailangan po namin ng tulong sa magiging karagdagang mga trabaho na ibibigay rin po sa amin. Sa kasulukuyan po, meron po kaming 616,1,740.92 pesos as of February 28, 2023 na nasa aming sinking fund. Hindi po namin mayu-utilize ang aming sariling revenue na nasa sinking fund kapag hindi po kami nagpaalam sa DBM. Kaya minsan, nakadepende po sa DBM kung papayagan kaming matu-utilize ang sarili naming revenue. That is why we are proposing for our revolving fund. Maraming salamat po, aming chairperson. Ma'am DBM, Ma'am Baraan. Yes po, Mr. Chair. Balikan ko po kayo. Pasensya na po kayo, ma'am. Sang-ayon po kasi sa SBN 1940 at SBN 965 ni Senator Grace po. Meron pong rekomendasyon na sa pagkakaroon ng tinatawag na special revolving fund na pangangasiwaan po ng board at hindi na po kinakailangang i-remit sa National Treasury. Sinasaad din po rito na maaaring gamitin ng pondo para sa maintenance, operational, administrative at acquisition ng properties, supplies at equipment ng board. Sang-ayon po ba kayo dito? Bakit? At bakit hindi? Ano po ang magiging implikasyon nito sa taunang budget ng MTRCB? Yes po, Mr. Chair. Generally po, the DBM, ayaw po natin yan ng mga earmark revenues po talaga. Kasi ang effect po kasi niyan, nababawasan po yung pondo ng national government para pampondo po sa other priority programs and projects po ng government. But nonetheless po, we will defer to the wisdom of Congress if they will allow or and authorize MTRCB to use po yung mga fees and charges na nakukuha po ng MTRCB for their own use. But as si DBM po, ang talagang position po ni DBM is as much as possible po yung mga funding po ni agency nasa GAA para to ensure din po na implementation ready yung mga projects po nila and at the same time ma-ensure po natin na walang double funding ng activities or at saka ma-implement po nila within the fiscal year po. Sige po, Mr. Chair. Thank you po. Ma'am chairperson, parang hindi sumasang-ayon ang DBM. Kanina po may nabanggit kayong 600 million? Opo. Nasaan po yung pera na yun? Meron po kami special provision na sa aming sinking fund ngayon na hindi mo pwedeng galawin
kaya napakababa po ng aming utilization rate. Dahil hindi niyo po pwedeng galawin, pero pera niyo. Opo. Nasaan po yun? Nasa Treasury. Nasa kanila po. Treasury. Yun po yung ayaw nilang pagalaw sa inyo. Opo. Pero pera niyo. Opo. So, para po bigyan ng linaw, Mr. Chairman, gusto ko lang pong linawin, yung pong hinihingi namin at pinapropose namin tuwing budget hearing, ang hinihingi lang po namin dito is the, sa government is the personnel services. Ang pamsweldo sa aming mga staff and employees. Pero lahat po ng MOOE at ng capital outlay, galing po yan sa sarili naming sinking fund. Kaya po namin gusto ngayon ng revolving fund dahil ibig sabihin po, dito magkakaroon na po kami sana ng kapangyarihan na ma-access ang sarili naming fund at ma-utilize ang sarili naming fund na galing naman sa sarili naming revenue sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili naming bank account sa isang government bank. Kasama ko po, Mr. Chairman, ang aming city budget, ang budget officer ng aming agency, si Ma'am Early Tirado, para po ma-expound pa po niya ang ating pinag-uusapan. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Chairperson. Miss Linda Tirado. Nako, Ma'am Baraan. Ito naman, Tirado. Ito na. Ang ganda ng labanan na ito. Ma'am, tirahin mo. Magandang umaga, sir. Regarding po sa sinking fund po, the review of legal basis pointed out that some of the compensation received by the board then could not be charged from the authorization from the MTRCB sinking fund, as stated in Special Provision Number 1 of the General Appropriations Act under MTRCB, which reads as follow. Ang nasa special provision po kasi namin dun sa gaan natin is yung fees, charges, and assessments. In addition to the amount appropriated herein, 64,380,000. Ma'am Erlinda, sorry, kapangalan mo pa naman yung asawa ko, pero pwede po bang yung must lang po nyo? Kasi ano eh, parang puro bass, walang treble. Maraming salamat po. So, in short po, sir, yung nandun sa aming special provisions under GAA po, limited po yung aming paggamit ng sinking fund dun sa MOOE and capital outlay under our budget proposal yearly. So, ang under naman po kasi pag binasa natin yung sinking fund sa section 20 po ng PD 1986, nakalagay po kasi dito na ang lahat na... Notwithstanding any position of law, rules of regulation, executive or administrative order to the contrary, there is to be established a sinking fund to be administered at all times by the board. So yun po yung sinasabi dun sa section 20 ng PD 1986. Contrary po dun sa nakalagay dun sa special provision. So ang napansin ko po namin dito, yung special provision number 1 for MTRCB is limiting, while section 20 of PD 1986 is encompassing. It is specifically mentioned in Section 20, PD 1986, that all such fees and charges levied, assessed, and collected by the board shall be at the immediate disposal of the board, and its use are also very specific. So for the operational and administrative expenses of the board, at saka po yung including acquisition of necessary facilities, supplies, and equipment. So yun po yung nandun sa Section 20 of PD 1986 na at all times pwede pong i-administer ng board. And since dun sa special provision po ng GAA, limited lang po siya, dun po kami nagkakaroon ng problem on how to use that sinking fund. We need pa the authorization of the DBM para lang po namin ito magamit. Yun, sir, in short po. Maraming salamat po, Ma'am Erlinda Tirado. Ma'am DBM, Tricia M. Baraan, ma'am, pwede po nyo bang komentuhan to? Yes, Mr. Chair. Apo, we'd like to clarify lang po, sir. Under PD po, Section 20, ang nakalagay po doon is should the board may use it for their operational and administrative expenses. And dun po sa ating special provision, yun din naman po yung nakalagay, sir, in the conduct of its operations po ni MTRCB. So wala naman pong, kumbaga, wala pong disconnect po yung special provision with the existing PD po natin of the MTRCB. Kaya lang po,
Kaya lang po, syempre po, yung nature po ng sinking fund nila is a special account in the general fund. And for procedure po, kailangan lang po talagang issuean po ng SARO yung mga special account in the general fund po natin bago po siya ma-release. Pero, and then, yung use po ng fund, especially yung mga proposed po na allowances, subject din naman po siya sa existing po natin na guidelines on allowances po and compensation. So, kung hindi po siya in accordance sa existing po natin na guidelines on compensation, hindi rin po talaga yan i-release si DBM. Kahit na authorized po si MTRCB to use their sinking fund for their operation and administration expenses po. So, para malinaw lang po, sir, syempre, si DBM ini-ensure po na yung pag-use ng fund is in accordance po sa ating mga existing laws and guidelines po. Thank you po, Mr. Chen. Maraming salamat po, Ma'am DBM Tricia Embraan. Baka may gusto kang idagdag, ma'am. Okay, ma'am, chairperson. Salamat po, Mr. Chairman. Gusto ko lang rin po bigyan ng linaw na that's why I mentioned earlier, we will wait for what is allowable. Again, this is just a proposal. Dahil nahihirapan kaming i-access ang sarili naming fund na galing naman lahat sa sarili naming revenue. Ang magiging difference lang naman po ng sinking fund sa revolving fund ay yung the way we access it. Dahil we have to wait for the DBM's approval bago kami makakuha ng para sa palagay namin ay kinakailangan naming ipaggastusan o paglaanan. Whereas a revolving fund, pareho lang naman po yung usage eh, kung saan paggagamitan. We will still limit it the same way. Kaya lang sa aming revolving fund, mas may access na po kami, still subject to COA auditing. Gusto ko lang pong bigyan ng linaw yung parte na yan. Maraming salamat po, Ma'am Chairperson. Malinaw naman. Ang maganda lang dito, natutuwa. Pasensya na kayo kung nangingiti ako kasi pera nyo to eh. Natutuwa lang ako. Bihira po akong matuwa dito. Kasi madalas po dito talaga budget eh. Budget, mihingi ng budget, ahensya. Ito kasi pera naman, pera nyo naman. Kaya napakagandang pag-usapan. Move na po tayo sa iba naman. Maraming salamat po, DBM. Maraming salamat din po sa kay Ma'am Tirado at kay Ma'am Baraan. Meron naman po akong tanong para sa BIR kay Attorney Edgar Alan Reyes II. Sir, may panukala po rito patungkol sa tax exemption base po sa SBN 965 at SBN 1904. Maaari po nating ituon ang ating atensyon sa slide. Meron po tayong slide. Medyo ano po ang masasabi ng BIR sa panukalang provision na ito? Ang ito po, nasa harapan natin ngayon. Sir? Good morning, Mr. Chair. As the government agency that mandated to collect and assess taxes, we are naturally inclined to express our reservation as the tax exemption would result to diminishing of the revenues that the national government may otherwise collect. However, if it is really intended to give exemption to the MTRCB, we suggest that it only be applied to taxes that is wherein the MTRCB is directly liable. For example, sir, in case of withholding tax, the MTRCB is only constituted as a remitting agent. They are not the one that is directly liable for that. For example, if for compensation income of the employees, the liable person for the tax is the employee. It will be deducted on the income payments due to them. We suggest that the provision be rephrased because it is rather too broad because it can be read as covering all exemptions, meaning all taxes,
even if direct or indirect. We suggest that it only cover exemption related to taxes wherein the MTRCB is directly liable. Yes, sir. Directly liable. Hindi po kasama yung tao. Tsaka yung also there is a there's also a revenue regulation wherein the MTRCB is also required to withhold taxes as to government money payments as to the suppliers of their goods and services. MTRCB is not the one directly liable because it is withheld to the income payments due to their suppliers. So meaning hindi kasi it's binabawas po yun sa income nung suppliers nila. So they are not the ones liable even if the law constitutes them as the remitting agent because it is due on the income of the supplier. Also we have noticed that there is an intention under the law to make MTRCB as a instrumentality, if I'm right, because under Section 3, the MTRCB is vested with some, but not all, of the corporate powers listed under the corporate code. Gaya po ng mga nabanggit kanina, yung they will administer a special revolving fund. They can sue or be sued, and they can invest. These are some of the corporate powers, but they are not intended to be constituted as a GOCC. Nakita mo yata naguluhan kami attorney kasi hindi namin sila kinukonsider na GOCC eh, diba? Yes. Uh-huh. Because under the law there was no proposal to have them to have shares, but they only be given some of the corporate powers. I don't know if my colleagues here in the legal professions are familiar with the case of the Manila International Airport. They are not given all the corporate powers under the corporate code, but they are given some of the corporate powers to have them illegal capacity to enter into some transactions. In that case, the MIA was constituted as an instrumentality. So, and as an instrumentality, they are exempted from taxes from which they are only directly liable. Medyo naguluhan lang ako. Di ba kayo nahihirapan sa mandato ninyo? Parang hilaw, ano? Hindi nyo alam kung kayo ay government controlled agency. Ibig sabihin, GOCC ba kayo o ano ba kayo? Kami po ay isang national government agency under the Office of the President. Pero kaya po, panahon na po talaga na amyendahan ng aming charter para po maisaayos ang lahat ng bahagi at mga provision sa aming presidential decree. At Mr. Chairman, gusto lang ko rin lang pong sumang-ayon sa BIR at kami po ay susunod sa guidelines ng BIR. Wala naman pong problema na bigyan linaw din po ng BIR sa kanyang statement. And gusto ko rin pong ipaalam sa inyo, Mr. Chairman, para lang po bigyan ng linaw, ang aming po mga clients, ang aming mga stakeholders, ay hindi po namin sinisingil ng tax. Kami po ang nagre-remit ng tax sa BIR through our purchases sa aming supplies. Doon lang po yung tax na pinag-uusapan. Oh, yun ang nakikita kong problema sa mandato ninyo, parang hilaw talaga. Hilaw po talaga, pati po yung ating mga kasamang ahensya, naguguluhan din sila kung paano nila kayo tratatuhin. Sa may tanong lang po ako sa BIR, ano po ba yung mga ahensya sa gobyerno na may tax exemption? Sir, for those agencies that are granted tax exemptions are those those given tax exemption under their charters,
and those constituted as GOCCs and instrumentality, but insofar as in relation to the income generated in relation to their governmental functions, not to those pertaining to proprietary functions. So, maliwanag po doon, depende sa charter nila. Kung maiba po yung charter nila, maipasa po itong batas na ito, okay naman po ang BIR. Susunod po kayo, siyempre po, ano? Yes, sir. As long as the they are in accordance with other prevailing laws and whatever jurisprudence that the Supreme Court has provided. Okay po. Maganda po niyan. Hingin po namin yung ito po yung... Meron na po kayong kopya ng bill? Yes. Apo, yes. Pwede pong humingi ako ng position paper po ninyo? Actually, sir, it's under review. We will communicate it to the secretariat once our superiors have already signed the draft comment on the bills. Opo, sir, para maayos po natin. Kasi naintindihan ko din po yung BIR eh. Kasi hirap din nung alanganin. Alanganin po talaga. Itong presidential decree, alanganin po talaga. No? Kailangan na po talagang dagdagan o... Kailan ba itong PDA 1986? 1985 po. Oh my goodness. 1985. Okay. Okay, salamat po, sir. Maraming salamat po. Meron po akong tanong sa Department of Justice uli. Ma'am. Department of Justice, Ma'am Laurene. Good morning, sir. Doon po sa aming bill, nakalagay po doon, bibigyan natin sila ng quasi-judicial function. Function. Medyo mabigat po yun, ano? Gusto ko pong marinig talaga ang opinion po ninyo para magsagawa po sila ng pagdinig at magdesisyon sa mga kasong administratibo at ilang bagay pa. Maari po bang ang opinion po ninyo? Yes, good morning po once again. Actually, the DOJ has yet to submit our official position paper on the subject bill. We apologize as our draft is not yet ready for release in time for today's hearing. But in our initial evaluation, wala namang pong challenges or opposition to this proposal. As a matter of fact, this is long overdue and necessary na po talaga to expand the powers of the MTRCB. Yun po. Salamat po. Napakaganda naman ng sinabi ng ating kasing ganda mo, ma'am, ang sinabi mo. Maraming salamat po. Isang napakaganda po nung madagdagan ang kapangyarihan ng MTRCB. Yan po ang ano eh, inaantay natin. So, ibig niyo pong sabihin, ma'am, yung pong sa inyo pong opinion, pwede na rin po sila talaga mag-invest o magmay-ari o mag-participate sa mga establishmento ang MTRCB po. Ano pong opinion po ni John? Ito po kasi yung nakasaad sa panukala ni Senator Grace po. Yes, in regard the corporate powers and responsibility proposed to be included in the in proposed section 3, I think section 3N. We actually support this kind of this provision because as we have earlier mentioned na kailangan po talaga na ma-strengthen natin yung power ng MTRCB. Oh, maraming salamat po, ma'am. Ma'am, Madam Chairperson, hindi po ba kayo natutuwa at ang DOJ, napakaganda po ng kanilang komento patungkol po sa ating inihingi. Yes, Mr. Chairman, natutuwa po kami. Maraming salamat po sa ating resource person, sa kanyang papakita ng suporta. At kailangan naman po talaga namin itong function na ito, although
nakasaad naman po sa aming presidential decree kasi po kami po ay nagdidinig din talaga sa aming mga adjudication committee. Nagkakaroon po kami ng mga pagpapatawag kapag meron po mga violations sa ating mga stakeholders. At naiaayos naman po namin. Salamat po. Opo, Madam Chairperson, napakahalaga po ng komento ng DOJ dahil legalidad. At ako po ay naniniwala na yung ipin, maibibigay lang yan kung sasangayunan kayo ng DOJ. Opo. Department of Information and Communications Technology. Meron po tayong tanong sa inyo. Good morning, Mr. Chair. Sir Aldin Emil De Leon. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Chair. Opo. Noong nakaraang hearing po, sinabi po ng MTRCB na mahirapan silang suriin ang lahat ng content tulad ng YouTube kung saan meron pong 500 hours per minute ang ina-upload. Maari po bang malaman kung ano ang maitutulong ng DICT pagdating po sa monitoring? Kapag naipasa po ba itong panukalang batas, meron po bang sapat na kapasidad ang DICT upang i-monitor ang lahat ng lalabag sa batas? Maraming salamat po, Mr. Chair. At this time, Mr. Chair, we have yet to finalize our final position on the proposal. However, Mr. Chair, nais lang din po naming ipaalam na ang DICT po through our instrumentalities ay nagtatanggal po or nagba-block ng mga websites pursuant to existing law. So kung ang tanong po natin ay monitoring, na sinabi na rin naman po ng MTRCB ay mahihirapan po sila, tunay pong mahihirapan din po, pati po ang DICT. Ngunit kung meron po tayong mga nakita o na-report na lumalabag sa batas, ito po ay pwede nating i-block tulad ng ginagawa natin for violations of the Anti-Child Pornography Act. Ang kailangan lamang po ng DICT ay legal basis para po ito ay gawin. At tulad po ng inyong ipinanukala, sa quasi-judicial function na ibibigay sa MTRCB kung saan pwede po silang magbaba ng utos na i-block ang mga website at mga streaming services kung ito ay nakitang lumalabag sa nilalaman ng batas, pwede pong tumulong ang DICT upang isakatuparan o i-execute ang mga order ng MTRCB to block or to remove sites in violation of the law. Oh, maraming salamat po, Sir Aldin. Ma'am Chairperson, napaka-positibo po ng reaksyon ng DICT. At ngayon pa lang, sinasabi na po nila na handa po silang makipag-cooperate sa inyo. Sabihin lang nyo, iba-block nila. Salamat po. Maraming salamat po sa DICT. Salamat po, Mr. Chairman. Kasi po, ang sa nangyayari sa pagkakaintindi ko po, no, please correct me if I'm wrong, ang DICT, kagaya ng nabanggit, ay nagbablock ng buong website. Ang concern po ng MTRCB, bagamat concern po namin talaga is the total child protection, we want every member of the family to have a safe and comfortable viewing experience, we are only after the content and not the whole site. No, so magkaiba po 'yon. Siguro po sa mga darating na araw, sa mga darating na panahon, makikipag-ugnayan na lang po kami sa DICT at makapag-usap po kami kung paano po ang pwedeng maging arrangement because we really need a complaints mechanism. We are to build and establish our own complaints mechanism kung sakasakaling maipasa po ang batas na ito. Salamat po. Ayun, maliwanag. Hindi niyo po hinihiling na yung buong website. Kung ano lang yung nilabas nila, yun opo. Lang ang ano. Opo, hindi po ganun. Opo. Maganda. Natutuwa ako. Hindi talaga paghihigpit. Ang tanong ko lang po, sa ngayon wala kayong ano eh, no? Wala kayong cooperation ng DICT sa ngayon. Wala po. Ang ginagawa po namin ngayon, katulad po nung nabanggit ko nung nakaraang hearing, ay nakikipag-usap na lang po kami, gumagawa na lang po kami ng agreement na napakahirap pong gawin. Isa-isa ko pong linalapitan ang bawat online streaming provider
para makipag-usap sa MTRCB, magkaroon kami ng partnership, magkaroon kami ng usapan, ng agreement, kung paano ang gagawin kapag may problema. So, masyado pong manual yung nangyayari ngayon. But that's the best I can do for now, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Madam Chairperson. Sir Emil De Leon, may reaction po kayo sa sinabi po ng ating Madam Chairperson? We generally support, Mr. Chair, the effort to finally modernize and strengthen the MTRCB. Naniniwala po tayong kailangan talaga na sila'y mabigyan na nakapangyarihan upang i-regulate ang ating media, even online. In this regard po, ang tanging maibibigay po ng DICT ay ang hiling na ma-specify po sa batas na yung taking down of sites pursuant to the order na ibababa po ng MTRCB ay ilagay sa function ng DICT upang masiguro na solido ang legal basis natin upang gawin ang aksyon na ito. Beautiful. Maraming salamat, Sir Aldin. Isang tanong na lang po, Sir Aldin. Kamusta po ba ang technical capacity, manpower, meron po bang technology ang ating DICT para sa requirement po ng MTRCB? At this time, Mr. Chair, we have the Cybersecurity Bureau, which takes lead on matters of cybersecurity, including the blocking of sites, which may tend to be a threat to cybersecurity and to national security as well. So meron naman po tayong existing, ngunit kung mamarapatin po ng kagalang-galang ng Senado at ang ating Kongreso na lalong palawigin ang kapasidad ng DICT, this would be a very welcome opportunity for the DICT to further strengthen the aid that we give to MTRCB towards ensuring the fulfillment of its mandate, Mr. Chair. Ay, maraming salamat po, Sir Aldin. Tunay po ang inyong sinabi na dapat suportahan po kayo ng dalawang kongreso ng mababa at mataas na kapulungan dahil nasa age na po tayo ng technology. Kung meron talagang dapat suportahan, kayo po yon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair, and may the peace be with you. Amin, amin. Meron po akong tanong din para naman po sa NTC, National Telecommunications Commission. Andiyan po ba kayo, NTC? Ano pala? Sorry ma'am, bakit andiyan? Ma'am, humble mo naman ma'am, nagtatago ka doon. Apo. Ma'am, ito po ang tanong ko. Isa po sa inihain na provision ay ang pagpapataw ng parusa at penalties sa mga hindi susunod sa batas. Isa na rito ang blocking at banning ng mga online platforms at on-demand streaming platforms na hindi susunod sa batas at sa implementing rules and regulations nito. Meron po ba tayong kapasidad at technology na i-block at i-ban ang mga online platforms na ito? Kikilalanin muna po natin si ma'am. Ano po ba ang... Good morning, Mr. Chair. I'm... Ma'am, sorry po ma'am. Kayo po ba ito? Hindi po. Ah, hindi. Ma'am, pwede po ba kayo magpakilala? I'm Attorney Lucky J. Domingo of NTC, Mr. Chair. Attorney Domingo, mabuhay po. Maraming salamat po sa inyong pagdulo. Yes po. Okay. Kayo pala yung last time. Yes, ma'am, maraming salamat, ma'am. At kayo po ay dumalo ngayon ng personal. Kinagagalak po namin kayong makita at makasama. Thank you, Mr. Chair. Unang-una po sa... gusto ko din pong i-express yung support ng NTC sa ipapasa pong batas. Gaya po nang nasabi ko nung nakaraan, wala pa kasi talagang tayong existing law na nag-re-regulate ng online platform. Kaya din hiniling ko noon at pabor talaga ako na magkaroon na tayo ng batas na mag-re-regulate sa online platforms. Dahil po sa ngayon, wala pong mandato ang DICT at NTC na mag-block po talaga ng mga websites na patungkol sa mga nagpa-pirate ng mga movies or yung content na hindi in accordance sa regulations or ng MTRCB.
Kaya po kung Mr. Chair, kung magkakaroon po ng batas, sihilingin po sana namin na ilagay talaga specifically sa batas na bigyan ng kapangyarihan ng NTC na mag-take down po ng mga i-endorse po ng mga websites or web links ng MTRCB for blocking. At sa ngayon po, Mr. Chair, I'll be honest, wala po kasi talagang technical capacity pa ang NTC na mag-filter or mag-block ng mga websites na yon. Pero ang pwede po namin gawin, dahil ang mga telcos ay meron na po talagang updated and advanced na mga filtering software, blocking system, ang ginagawa po namin na ini-endorse po namin yung mga listahan na binababa ng mga agencies for blocking. So in case po, Mr. Chair, na magkaroon tayo ng batas, nabibigyan ang MTRCB na mag-regulate ng mga online content, so suportahan po namin yon at mag-aantay kami ng listahan na manggagaling sa MTRCB for blocking. Basta hiling lang po namin, Mr. Chair, na bigyan po kami ng legal basis to block para lang din po sa protection po namin. Yun po. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Domingo. Napakaganda po nung narinig namin. Ma'am Chairperson, napakaganda po. Ano po ang inyong opinion? Salamat po, Mr. Chairman. Salamat po sa NTC. Salamat po sa pagpapakita ng suporta sa iminimungkahi ng MTRCB. Gusto ko rin lang pong ipapaalam, Mr. Chairman, kamakailan kami po ay nakipag-usap sa NTC. Pinuntahan po namin si Commissioner Ella Blanca Lopez. At kami po ay nakapag-usap at nabanggit na po namin sa kanya yung ganitong problema, kung papaano kapag meron online streaming app na lumalabag sa batas, kung maaari po sana nila kaming matulungan sa pag-block ng app na ito. At maayos naman po ang kinalabasan ng aming usapan. Kaya salamat po muli. Diyan naman ako bilib sa ating Madam Chairperson. Talagang doing her homework. Galing na pala kayo doon. Yes, ma'am. Mr. Chair, in addition to po sa sinabi ko kanina, hinihiling ko din po sana na idagdag na lang din po sa proposed bill na pag meron pong power ang NTC or DICT na mag-endorse sa mga na utusan or i-direct ang mga ISPs or internet service providers po na magbablock po ng mga website na yon. Dahil sa ngayon po, sila po talaga yung may advanced technologies or filtering software or blocking system na makakatulong sa pag-block po ng mga website or web links na lumalabag po sa MTRCB rules and regulations. Yun po, Mr. Chair. So parang ano po, ma'am, attorney, parang sa ngayon po, parang yung ating technology sa NTC, wala po tayo noon, ano? Opo, Mr. Chair. Talaga po ang ginagawa lang po namin is, dahil po sa totoo lang po, nung last year po, nung may mga nakausap po kaming mga taga-ibang bansa na mga developers po ng mga filtering software sa blocking system, sobrang mahal po. Yung kung hindi po ako nagkakamali, yung isa po na nag-offer po noon ng ganong services is 1 million ang pinakamura na filtering software. So, 1 million pesos, hindi naman dollars. Yes po, yung ano. Opo. So yung mga iba po kasing internet service provider na maliliit, hindi po nila kasi kayang bilhin yun. Pero yung mga big telcos po, sila naman po ay may kakayahan na bumili ng mga ganun pong blocking system or filtering softwares. 1 million pesos para makapag-block. yun pong mismong bibilhin po nila ng mga software. Opa. Mr. Chair, mahal po kasi talaga. So ngayon po... Ilan ba dapat ang software na kailangan dyan? Actually, Mr. Chair, iba-iba po kasi yung mga... Wala po kasing standard talaga na binibigay ay na dinirect na bibilhin po nila. So, basta po... Halimbawa, ma'am, ang NTC, bibili tayo, halimbawa. Magkano ang kailangan ng NTC doon? Siguro po, I'm not on the position to
speak on the matter. Pwede po more bigyan nyo kami ng ano? Technical ano po. Bigyan nyo kami ng study niyan kung magkano ang kailangan ng NTC para hindi na tayo dadaan pa kung kani-kanino. Kayo na lang. Napakaganda pong ano yan, Mr. Chair, suggestion po. With that po, I will tap po yung aming technical team sa NTC to study po kung ano po ang pwede naming i-present na proposed budget for that to procure po yung filtering or blocking system na kailangan. Oo, kasi may delay yun eh. Delay yun eh. Kung halimbawa, magre-report ang MTRCB sa inyo. Tapos, hihingi pa tayo ng tulong doon sa mga telco. Di ba po? Yes, Mr. So, Chair. Pag naghingi tayo ng tulong sa kanila, request din lang yun. Ano? May mga sigurado, meron pa yung mga balikan ng papel. Marami nang nakapanood noon. Marami na rin nakapag-share noon. Marami na rin nakapag-upload noon. So may delay. Ang ayaw natin yung may delay. So sana po mabigyan nyo kami yung aming komite kung magkano ba talaga yung kailangan niyan. Total, meron naman silang 600 million. Hingin natin doon sa DBM. Salamat po, Ma'am Attorney. Thank you, Mr. Chair. Opo. Meron pa po palang isang tanong dito. Ito. Ano po ang saklaw ng inyong mandato sa responsible for the regulation and quasi-judicial functions? Kanina po kasi parang sa batas natin, dun po sa ating panukalang batas, bibigyan po natin sila, ang MTRCB, ng kapangyarihan na yon. Ano po bang opinion nyo doon, ng NTC? Na sila po ay pwede nang mag-hear ng mga administratibong kaso o opo? Ang posisyon, para sa akin po, in my opinion po, ngayon po kasi ang NTC, quasi-judicial body din po kami. Nag-hear and decide cases din po kami ng mga nagbabiolate ng NTC provisions. So, sa akin po, sa posisyon ko po, nararapat na talaga at napapanahon na mabigyan na din ng quasi-judicial power ang MTRCB para nang sa ganun, sila na mismo ang makapag-hear and decide ng complaints na patungkol po sa kanilang mandato. Nakakatuwa itong mga resource persons natin, ma'am. Talagang nag-homework kayo, ha? Thank you very much, ma'am. Salamat po. Thank meron you, po po kayong gustong idagdag? Wala na po, Mr. Chair. Salamat. Okay. Salamat po. Itong ating susunod na tatanungin, hindi ko alam kung nakapag-homework ka dito. Ito, dito malamang tumagal ang usapan natin dito. Commission on Human Rights. Nandyan po ba ang komisyon ng karapatang pantao? Magandang umaga po. Nandito po ako, Mr. Chair. Maraming salamat po. Ma'am Mona Lisa Tabernila, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga din po, Mona Lisa Tabernila po. Apo, Ma'am Mona Lisa, napakaganda po ng inyong pangalan. Parang naalala ko tuloy yung honeymoon namin ng asawa ko. Nagpunta kami dyan. Pinuntahan namin si Mona Lisa. Opo, ma'am, nakapasunod po ba kayo sa aming pagdinig? Opo naman. Mula opo, po kami. Salamat po. Napakahalaga po ng inyong opinion dito sa usapin neto. Dahil ayaw po namin siyempre na may malabag na kahit anong karapatan ng pantao dito po sa aming gustong maisulong. Pero ano po ba ang impresyon ninyo sa bahaging ito ng PD 1986 MTRCB Law na nagtatakda na paglabag ng batas upang ang misrepresentation o paggamit ng maling ebidensya tungkol sa edad ng kabataang ang edad ay hindi tataas sa 18 para makapanood ng palabas na rated R o strictly for adults. Dapat po bang bigyang kaparusahan ang mga kabataang ito? Kung oo, ano po ba ang karapat-dapat na bigat ng parusa para sa uri ng batas na kanilang nilabag?
Yun po kasi sa batas, ang kabataan ay meron silang naiibang mga guidelines na sinusunod para sa kanila. Pag hindi pa po sila umaabot ng 18, pag may nalabag po silang batas, sila ay pamamahalaan muna ng DSWD. So doon po muna sila. Ang kaparusahan po ay gagawad sa kanila pag lumampas na po sila doon sa edad na yun. Kasi naniniwala po ang gobyerno, dapat may ganun pong paniniwala na ang mga bata po ay natuturuan at lalaki pa po. Mag-uunlad pa ang isip nila sa kanila habang tumatanda sila o habang umaabot sila sa age of maturity, ay sa kanila nalalaman kung ano yung tama at mali. At dun sa kabataan nila ay nire-respeto natin yung kanilang karapatan bilang bata. Ganun po. Apo, Ma'am Mona Lisa, mapakaganda po ng inyong iminungkahi. Naniniwala po ba kayo, Ma'am, na laganap na ang mga masasabi po natin mga palabas na yung usapin ng katulad po ng sinabi nyo na tama at mali ay nagiging questionable na dahil mas malaganap na yung mga palabas na yung mali ay ginagawa ng tama at yung tama ay ginagawa ng mali. Sangayon po ba kayo doon, Ma'am Mona Lisa? Totoo po yun at nakakagulo po yun sa kaisipan ng kabataan. Lalo pa po kung wala silang maayos na tagagabay sa kanilang pamamahay o sa pamilya. Lalo na po sa sitwasyon ng Pilipino na marami po ng magulang ay nasa labas ng bansa. At sila po ay pinapadala lang pera, pera ang nagpapalaki sa kanila. At ang mga lola-lolo, mabuti kung andyan kung wala paano. Oh, maraming salamat po, Ma'am Mona Lisa. Sa palagay niyo po ba napapanahon po na ang atin pong MTRCB ay magkaroon po ng kapangyarihan para hindi naman po maghigpit? Kanina pa po nila ipinaliliwanag na kailanman hindi sila maghihigpit. Ang gusto lang po nila magkaroon sila ng kapangyarihan para magkaroon lang po ng ngipin para habulin itong mga talipandas na ito. Mm-hmm. Sang-ayon po talaga ang Commission on Human Rights dyan. Kasi po, napakalaki po ng role ng MTRCB sa pagbabantay ng, lalo na sa karapatan ng mga kabataan. Nakasaad po kasi sa UN, United Nations na Convention on Human Rights, ang pangangalaga sa mga kabataan. Ayon po sa UN Convention on Human Rights, kung saan signatory or nakalaga ang Pilipinas, ay ang mga bata po ay may karapatan sa privacy o pag-iisa, pagsasarili, right to information and right to protection ng mga nakakasama na nilalaman ng media or harmful media. Ito pong mga karapatan ito ay pinagtitimbang-timbang po ito laban sa isa't isa according sa maturity o kamalayan ng bata at ng edad nila. Ang state parties po na lumagda dito sa kasunduang ito, sa Convention on Human Rights, Human Rights Convention on the Rights of the Child, ay kailangan po nilang ipagtupad ang pag-comply or pagsunod sa mga convention na ito sa ayon sa nasasaad dito. Isa na dito ay ang pag-provide ng guidelines o gabay sa pagprotekta sa mga bata sa kanilang pagkakaroon ng impormasyon at ng kanilang napapanood. Ang convention ay nagsasaad din nandyan sa Article 13, Article 16, at Article 17 ng convention na ito. Ang mga bagay na ito na natutungkol sa privacy, information, at protection against harmful media. Ngayon po, ito pong pagprotekta sa impormasyon, kalayaan sa pamamahayan, privacy or pag-iisa at pagsasarili, at protection sa mapinsalang nilalaman ng media. Ito po ay tinitimbang natin.
dapat po ay merong arm ang gobyerno para protektahan ito. At yan po ay ang MTRCB. So kinakailangan po natin silang suportahan at tulungan para magawa nila ang kanilang dapat gawin. Kasi mahalaga po, lalo na sa kabataan, ang kanilang ginagawa. Ako ma'am, maraming salamat po ma'am Mona Lisa. Alam niyo po, habang nagsasalita po kayo, kinikilabutan ako sapagkat ang inyo pong laging tinutumbok ay yung atin pong mga kabataan na talaga pong sa panahon ngayon ay talagang naglipa na po talaga sa iba't ibang platforms ang mga bagay na hindi po talaga maganda na kanilang napapanood. Ma'am, meron pa po akong isang tanong. Isa na lang po ito, ma'am. Ito po ay ano po ba ang posisyon ng CHR dito po sa sinasabi na ang MTRCB po ay pwedeng mag-aproba o mag-disaproba sa mga material na gamit ang batayan na proteksyon para sa national security, public order at public health. Kaugnay po nito, halimbawa po ano ang sabi po dito, ang MTRCB ay magpapahayag. Ayaw po nila yung mga nagpapahayag ng hatred sa bansa, lahi o relihiyon na nagdudulot ng diskriminasyon, hostility, karahasan o stereotyping o pagkakatangi laban sa mga Pilipino, katutubong bayan o anumang etnikong grupo sa loob at labas ng bansa. Ano po ang opinion niyo po rito, ma'am? Ayon sa nasasaad ko kanina, ang paglilimin niyan ay case-to-case basis. Kasi hindi pare-pareho ang bawat kaso o ang lahat ng kaso. Magkakaiba bawat kaso. Ang right to information, for instance, ang kabataan, ang highest priority according sa UN Convention on the Rights of the Child, ang pinaka-highest priority ay ang mga mas bata, yung youngest, mga mas bata sa mga kabataan. Pero natitimbang din yan according sa paglaki nila. Kung halimbawa, malapit ng mag-18 ng bata, mas lalo na niyang naiintindihan ko ano ang tama at mali. Pag lumabas na siya ng 18, ang right to information na ang mas mataas. Kasi hindi mo siya pwedeng saklawan kung ano ang dapat niyang malaman. Dapat ay may karapatan din ng tao na malaman kung ano ang nangyayari sa mundo, kung ano yung tama at ano yung mali, ano ang katotohanan at hindi. So, ganun po yun. Ang dapat lang po ay bawat kaso nililini at natitingnan natin kung ano yung tama at mali dyan. Halimbawa po sa pagsistereotype, mali po ang pagsistereotype. Halimbawa po sa pag-red tagging, mali po ang pag-red tag. Kasi kailangan po nag-iimbestiga muna ng maayos. Ang bawat tao ay may karapatan na huwag husgahan kung walang kasalanan. At malilini lamang ang kasalanan kung napatunayan ng kasalanan beyond reasonable doubt. So yan po ang dyan po nakakiling ang human rights, karapatan ng bawat tao. So yun. Ako, napakalinaw po, Ma'am Mona Lisa. Napakaganda po ng inyong pagpapaliwanag. At salamat po dahil kami naririnig namin ang pagbigay po ninyo ng proteksyon sa karapatang pantao. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. Maraming salamat po sa pag-iimbita at sa pagpapahalaga sa karapatan ng mga bata, lalo na sa karapatang pantao. Ma'am Chairperson, napakaganda po ng ano, akala ko hahaba tayo sa CHR, yung pala dito tayo iikse. Ano po ang opinion po ninyo? Yes, Mr. Chairman, maraming salamat po. Salamat po sa CHR sa kanilang pagbibigay linaw. Nag-aaral lang po mabuti. Sa kanilang pagbibigay linaw tungkol po dito sa sinasabing freedom of expression, freedom of creation. Para po sa MTRCB, nandito po kami para sa mga bata, nandito kami para sa mga magulang, nandito kami para sa bawat pamilyang Pilipino. At bilang parte
ng being a national government agency, we are also part of the government. And it is a shared responsibility to take care of the children in our country, most especially the welfare of the young children. Kahit nagpapasalamat po ako dahil ito'y nagpapakita lamang na pinalalakas lang po nito ang loob namin na lalong ipaglaban pa ang karapatan ng mga kabataan na bigyang proteksyon sa mga bagay na hindi dapat nila nakikita. Kanya po, mayroong classification system ang MTRCB. Iba po ang G sa PG. Iba ang PG sa R13, R16 at R18. Dahil iba-iba po ang stage ng pagkakaintindi ng edad ng bawat tao, ng bawat bata. Kaya dito po pumapasok ang aming pagbibigay ng impormasyon para po sa nararapat at naaayon na rating classification because we want it to be age appropriate for each of them. Salamat po, Mr. Chairman. Mapakagandang, alam nyo, ang pinakamagandang sinabi po ng CHR, yung right information. Ang ganda nun. Yun, at sa inyo po, nakasalalay yun. Na ang makarating po sa ating mga kabataan ay yung tamang impormasyon. Opo, maraming salamat po. At eto, meron lang po. Maraming salamat po, Ma'am CHR Mona Lisa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Meron rin po akong tanong para si MTRCB uli. Sa inyo po ito. Baka po may gustong ibang sumagot naman dahil yung iba, yung ang inyong mga tinig ay hindi na yung madinig. Ito po, nakalagay dito, nung nakaraang pagdinig po, nabanggit ng MTRCB na kasalukuyan, kayong merong mekanismo para masakop ang mga outdoor media tulad ng billboards. Alam nyo, marami din dyan. Ha? Medyo minsan naguguluhan ako sa gitna ng traffic. Makakakita ka ng mga very Maari po po niyang ibahagi sa amin kung ano ang mga mekanismong ito. Ano po ang rate of compliance ng mga stakeholders ng outdoor media sa MTRCB? Ma'am, hindi ko makita. Attorney Ana Marie Demenzo. Good morning, Mr. Chair. Thank you po. Kasama po sa mandato po ng MTRCB ang i-review po yung mga publicity materials po, yung tawag namin doon. So essentially, yung mga example, may pelikula, ipapalabas nila sa billboard. Malalaki ng billboard sa EDSA. Yes, kasi lalaki ng building. So dumadaan po yan sa MTRCB. Yun po yung sa mga television programs and sa mga movies po. So even doon sa sinehan, pag pumasok po kayo ng sinehan, meron po silang mga standee o kaya yung mga pop-up po na may buta sa pwede kayo magpa-picture doon, dumadaan po sa amin kasi considered po siya as publicity material and dapat po G po siya para po sa lahat yung image na makikita po doon sa... Yan ang gusto kong madinig, ma'am. Dapat... pagdating doon, wala tayong classification kung hindi para kailangan para sa lahat. Di ba po? Kumbaga, general patronage. Yes po. It's either... Minsan may mga sobrang sexy, mama. ang pwede lang po is G or X lang. So kung hindi na siya considered ng board sa mata ng mga board members na hindi na siya para sa lahat, i-X po nila yon. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng ipalabas doon sa... Pag hindi po sumunod, anong pwedeng gawin? Yung bigla na lang nagpalabas doon na hindi dumaan. Meron po bang nangyaring ganun? Na hindi sila dumaan sa inyo, nagpalabas sa ganun? Merong mekanismo po kami na may complaint po. Pwede kayo magpadala ng complaint or sa board mismo, on our own, motu proprio po. Pwede po kami mag-lodge ng administrative case through our adjudication case. So, idadaan po yan sa due process. Meron na po bang kaso na gano'n, na may talipandas ng gumawa nun? Yeah. Over the years po, meron na po. Anong naging parusa ng mga gano'n, ma'am? We pulled it down po. Pinatanggal po yung billboard na yun. And, ano po ito? Civil ba ito, attorney o criminal lang inaano dyan? Admin case po sa admin? MTRCB. Opo. Gano'n? Bastos, talipandas, ganun lang. Sige. Kailangan medyo maging ano tayo dyan, yung mga ganyan. Na ano, kailangan mahigpit tayo dyan. Sa akin lang ha. Kasi
Kanina nga pinag-uusapan namin, makuwento ko lang. Pinag-uusapan namin ng aking legal at legis. Wala kayong police power, ano? MTRCB, ano? Wala. Dapat meron din kayo nun. Siguro, tingnan natin sa mga dadating na panahon. Kasi marami talaga eh. Kung wala, alam nyo, hindi naman sa ano ha. Ang daming bastos na tao ngayon. Bastos na ako ha. Isipin nyo, nabastosan pa ako. Grabe na yun. Opo. May tanong naman po ako para sa Philippine Sports Organization. Ayan, boss. Kanina pa tayo nagkamayan. Pasensya na kayo. Ngayon lang tayo nakarating sa inyo. Okay lang. Bakit po ba peso? Naguluhan. Kumikita po ba tayo dyan? Hindi po. Philippine Esports Organization po siya. Okay. Talaga na eksakto lang sa peso. Yes. It so happened na eksakto lang po, Mr. Chair. Ah, okay. May pondo din po ang peso. Ang Philippine Esports Organization po ay non-stock, non-profit. Kami po ay ang NSA ng esports sa Philippines. Yun, e-sports, para linawin po natin, e-sports. Ano po ba yung example ng mga e-sports? Yung e-sports po ngayon, iba't iba po yung larangan niyan. So, iba't iba po yung categories. Meron pong pinakasikat po sa Pilipinas yung ano po, mobile e-sports. Mobile category, meron pong PC at meron rin pong console. Yung console po, yung PlayStation, Xbox, yung mga iba't ibang laro po. Pero iba't iba po ang kategory ng esports. May control po kayo dyan sa mga naglalaro? Kasi minsan, nagulat ako, ewan ko kung film ba yun o fake news yun, pero nagulat lang ako kasi nakita ko sa social media, may namatay na bata na parang dalawang araw lang hindi natutulog, kumain, parang natagpuan na lang. Meron ba kayong nabalitaan na ganun din? Mr. Chair, meron pong, unfortunately, meron po talaga mga ganong cases. Ang paglalaro po kasi, ano po yan, may ikabubuti po yan at may ikakasama. So, at some point po, yung nangyari po ay gaming addiction na po yung nangyari dun sa namatay po. Yun, dapat may tamang informasyon din tayo, MTRCB, sa ganun. Dapat kumain naman kayo. Matulog naman kayo. Diba? Di naman namin inaalis sa inyo yung maglaro. Pero wag naman kayong maging addictus dyan. May tanong lang po ako, meron na bang pamamaraan o pamantayan kayong sinusunod bilang national governing body ng esports ng Pilipinas upang masiguro po na ang mga video at online games ay hindi naglalaman ng mga hindi kanais-nais na material? Linawin lang po namin, Mr. Chair. Attorney. Sige. Mr. Chair, currently... Sir, Attorney Gerardo Bernardo. Mabuhay po. Attorney Gerard Bernardo, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, currently the status quo in the Philippines is we follow the global ratings, which is the ESRB. As a sample here, Mr. Chair, I brought a card game packaging. Yes. May naka ano dito, ayun, everyone 10 10 plus 10 years old yun. Yes, Mr. Chair. May classification na doon lahat. Yes, Mr. Chair, that is done by an international body or unit and it is applied globally. Right now, we are following the ESRB, and for online games, we follow the IARC. This is available when you download the game in Google or App Store. You will see it when you're about to download the game, you will see it there. Nakasulat naman po kung ano yung rating nito or anong classification. However, Mr. Chairman, we just have to clarify that our expertise is only within esports. And this game kasi are video games, which is different from esports. Also, we are not really privy to rating games. Okay, magkaiba yung esports sa games. Yung esports po, part po siya ng mga video games. So normally po, ang video games yun po yung mas malawak na ano po, classification. Ang esports po, specific po na video games po siya na
pinaglalaruan at nagkakaroon po ng competition. Ayun, so katulad po nung Mr. Chair, yung last SEA Games po natin, nanalo po tayo ng 2 gold at 2 silver. Gamit po yung isang yung gold medalist po natin, Mobile Legends at League of Legends Wild Rift na nilalaro po sa cellphone. Tapos po yung ano po natin, saan nanalo boss sa SEA Games po? Ah, gano. Gold medalist. Okay, ah. Yes. Kayo nagpadala doon. Yes. Ah, congratulations boss ha. Salamat, salamat. Opo. And yung susunod naman po, yung silver medalist natin Crossfire tsaka po League of Legends sa PC naman po 'yon, sa PC or laptop. So, iba-iba po yung games na classified sa esports, pero ang premise po niyan is part po siya ng video game category. Hindi naman yung ini-encourage boss yung meron nilaro yung isa sa mahal ko sa buhay dati, binatukan ko talaga eh. Nanonood ako eh. Nagulat ako, nananagasa ng tao. Nangangarnap, tapos namamaril lang pulis, tapos pag sinagasaan, may score. Ay sa peso po, sa Philippine Esports Organization po, hindi po na in-encourage yun. Oo, yan. Salamat naman. Ang mandato po namin is, of course, to promote esports as a sport. And may program po aming tinatawag na responsible gaming. Yung responsible gaming po, ang ibig pong sabihin nun, pwede naman po kayo maglaro ng video games, pero asikasuhin nyo po muna yung assignment nyo, tumulong po muna kayo sa bahay, at tapusin nyo po muna lahat ng kailangan nyong gawin. Piliin siguro, sir, yung nilalaro nila. Masyado namang violente yun. Sabi mo, namamaril ka ng polis. Yes, Mr. Chair. Ang mga nilalaro naman po ng kabataan is yung nandun po dun sa rating na normally nadadownload po nila. Kapag po sobrang violent, yung App Store na po mismo or yung Google Play, hindi naman po supposedly nila dapat ma-download yun by age restriction. Okay. Ma'am, may tanong lang ako sa MTRCB. Salamat, Sir Marlon Marcelo. Ma'am, ayon po sa panukala ni Senator Win Gatchalian, ang pagsasama ng video and online games sa saklaw ng MTRCB sa pamamagitan ng pag-amyenda ng PD 1986. Sa palagay niyo po ba dapat na mailagay po sa inyo ito, yung mga ganitong gaming? Meron naman silang rating dito, nakalagay 10 up. Mr. Chairman, gaya po ng nabanggit ko during nung nakaraang hearing, inaamin po namin, hindi po kakayanin ng MTRCB kung isasama pa po ang video games. Una sa lahat, ang sinasabing rating ay akma lamang sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin angkop na rin po yan sa Pilipinas. Dahil iba naman po ang Filipino family values na dito sa atin. Pangalawa po, in order for the board members to rate just one game, they have to play the whole game. At ilang oras po ang i-google nila para lang makapaglaro ng game. Wala pa po yung dapat nilang pagtuunan ng pansin. May walong pelikula, may. Opo. Yun po yung magiging problema doon. Kaya po, gaya ng nabanggit ko po nung huli, it will be a totally different structure, a whole new structure na hindi po belonging to our mandate na po ang video. Tinatanggihan nyo po, parang tinatanggihan nyo na po ito, hindi na kaya, parang ganun. Opo. Yun na po yun. Para shape na kayo. Pwede na kayong magtubig dyan. Pasensya na po, pero gusto lang po namin maging tapat kesa naman po tanggapin namin ang tanggapin ng lahat ng ibibigay. Hindi naman pala namin mafulfill ang aming mandato. Magiging unfair naman po yun sa inyo, Mr. Okay. Chairman. Maraming salamat po, Madam Chair. Sir Director Marlon Marcelo, nakahinga ka ba? Mr. Chair, ano naman po, very receptive naman po kami sa nangyari. Pero for us naman po, kung ano po yung pwede namin maitulong, we will definitely help. So, yun po. Opo, maraming salamat po. De, totoo mo, kung ano naman si boss, nanalo nga kayo sa ASEAN. Congratulations, ha, pare, ha. Salamat, Mr. Chair. At kasi po,
just to give you an idea, ang esports po, ito na po yung isa sa mga pinaka tinatangkilik ng kabataan. So marami pong nakatingin po sa atin, kaya po kailangan po nating pagkugulan ng pansin yung mga atleta po nating sumasabak sa ano, sa international competitions. Opo, pero isa lang din yung pinakamagandang sinabi niyo kanina, sir, yung responsible ano gaming. Ano wag naman maging wag naman lahat ganun na lang, dapat matuto din sila sa homework nila at hygiene. Medyo wag naman niyo kalimutan maligo, mag-toothbrush yung mga anak, ah, nako. Hindi pa mahuan 'yan. Manggaling nga kayo mag-gaming, umahu ka naman. Agree po, Mr. Chair. Opo. Salamat po, salamat po. Salamat po. Ito po, noong last hearing po natin, gusto natin sanang makuha yung opinion ng NCCA. Opo, kaso meron tayong naging guest na hindi naman pala, ano pala, volunteer pala yung guest natin. Kaya po ngayon, kasama po natin si Executive Director Oscar Kasaysay. Sir? Sir, Director Oscar Kasaysay? Sir? Yes, but magandang tanghali po, sir. Sir, magandang patanghali po sa inyo, Sir Oscar. Pasensya na po, mukhang kumakain na yata kayo. Konti na lang po to, konti na lang. Matatapos na rin po tayo. Opo. Pasensya po, na po, Mr. Chair. Nung huli, pwede po kayong mag-merienda. Konti na lang po ito. Tanong ko lang po kasi noong pong huli naming meeting, ang haba po ng naging diskusyonan kapag pinag-usapan na po yung sinasabing kalayaan sa kanyang creative freedom of expression, freedom of creation. Ayan, medyo naging mainit nga po yung talakayan dito at nauwi pa sa may mga nagmungkahi na pagka mayroong sinabing hindi maganda patungkol sa ating batas at sa gobyerno at sa halimbawa isang pelikula, sinabi niya ganito yung gobyerno natin, palpak itong mga taong ito, terorista, pero dahil fiction ito, okay lang dahil nirerespeto natin yung freedom of expression. Nasa saligang batas, malinaw po na yung freedom of expression at ang saligang batas ay nakatuon lamang sa Pilipino. Hindi yan sa freedom of expression ng dayuhang gumawa ng pelikula na nagsasaad ng tayo'y palpak na bansa. Ngayon po, sir, ano ba talaga ang ating kultura? Ano po ba talaga? Bilang sa inyong opinion, tama ba yun na ang ating gagawin eh? Gumawa din lang tayo ng pelikula at siraan din natin yung bansa na yon. Sabihin din natin na palpak sila. Sabihin din natin na may mga terorista sila. Ganun po ba ang kultura ng Pilipino? Ganun po ba talaga tayo? Ah, siniraan nyo kami, siraan din namin kayo. Ganun po ba? Maganda pong katanungan yun. Actually, isa po talagang mahabang usapin po yun, Mr. Chair. No? Pag pinag-uusapan na natin yung kultura at mga values ng Pilipino. Actually po, nagkaroon ng mahabang discussion tungkol dyan ang NCCA, NEDA at ang DepEd. Actually, nagkaroon ng separate studies kung ano ba talaga yung Filipino values noong panahon ng 2017 hanggang 2019. At yung study na to ay nagkaroon ng pag-identify ng 20 values, no, to attempt to address the first component of the PDP 2017-2022 Chapter 7 po, which defines the, ito po yung mga core and shared values of the Filipinos for the common good. Ito po yung mga napag-usapan natin. Unang-una, yung love for the family and community. Ito po yung faith, paniniwala, pananampalataya. Number three, attaining education. Number four po, yung lifelong learning and adaptability. Number five, health and wellness na values natin.
Number six po, addressing basic needs, ensuring work and livelihood. Next po, yung self-development and self-improvement, life and purpose and happiness. Yung pagiging resilience na values natin. Honesty and integrity, mahalaga po sa atin yan. Peace and development, respecting and upholding human rights, pakikipagkapwa, care for the environment or ecological integrity, values for love for country, yung good governance and upholding rule of law and valuing culture, arts and sciences, at last po, yung creative excellence and innovation po. Ito po yung lumabas ng study na 20 very core values natin. So, ibig sabihin po nito, yung ating nature bilang Pilipino, yung ating values po, actually, may isang study po din si Kito na nag-a-adapt po ito, depende po sa circumstances or masabi natin, yung konteksto ng bawat panahon na kung saan tayo ay nabilong po. So, ibig sabihin, talagang tuloy-tuloy po yung ating values at yung ating kultura. Kaya nga sinasabi natin, kami po sa NCCA, yung aming charter po talaga is to preserve, protect, develop, and promote. Develop po sa konteksto na talagang hindi po natin maaasahan na ito yung tama ngayon nung unang panahon ay magiging tama pa rin sa bagong panahon. So kailangan po mag-a-adapt at mag-change. Yun po yung isang study na napag-usapan. Pero bagamat meron pong ganung pananaw po sa kabuuan, ang amin lang po, yung creative expression must be magkakaroon po ng balanse doon sa usaping pagpapa-regulate po. Kaya nga po, isa sa member namin, Mr. Chair, allow me sana po makapagsalita din po yung aming chairman po sa National Committee on Cinema ay kasama po natin dito si Sir Gerald. Baka po pwedeng, sila po kasi yung sektor, pribadong sektor na kung saan nakasaad po sa NCCA na structure, sila po yung isa sa mga committee na binuo ng NCCA para pag-usapan at malagom po yung mga pangangailangan ng sektor. Kasama po natin siya dito, Mr. Chair. I hope you would allow him also to give him the floor. Pwede po ba yun, Mr. Chair? Mr. Chair, kasama ko po dito si Sir Gerald, ang chairman po namin sa National Committee on Cinema. Baka pwede po siya makapagbigay na mas detalyadong usapin. Tayo ba na? Nawala po yata. Tayo ba may problema?
morning po. Sir, naka-mute po kayo? Naka-mute po kayo, Sir Gerard? Ay, good morning po, Mr. Chair. Okay, naririyaw na po ako. Okay, sir. Mr. Chair, kung pwede ko pong basahin yung aming position paper po from the NCC po. Wala, hindi po namin maintindihan. Parang naging extraterrestrial tayo ngayon ng ating mga pag-uusap. Babalikan po namin kayo, sir. Medyo yung internet lang po natin, meron pong problema ng konti. Mamaya po, balikan po namin kayo. Andiyan pa po ba yung ating YouTube? Online din. Magandang hapon po, Mr. Chair. Dito po ako. Ganon din. Attorney Ives Gonzalez. Attorney Ives Gonzalez, sir. Mabuhay po. Mabuhay po. Magandang hapon po. Sir? Nako. Na-disgrasya na tayo. Oo. Hingi na lang tayo ng kanilang position paper. Sayang, sana. Oo, hingi na lang po tayo. Susulatan na lang po ng ating komite. Ma'am komite, ma'am Mahinay. Opo, Mahinay nating hihingin ng kanilang mga position papers. At hindi natin sila makunan ng opinion. Sayang. Oo nga eh. Ito pa naman yung gustong-gustong madinig ni Senator Grace po. Si James Chitley. Regional Director, Motion Picture Association, Disney. He's online. Oo nga eh. Andyan po mo kayo? James Chitley, are you there? Yes, I'm here. Sir, are you there? Ayun. Yes, I'm talagang here. Talagang problema po. No, sir. Unfortunately, we cannot communicate with you. Something's wrong with our internet. No, sir. We can see you, sir. Sir James, we can see you, but we cannot hear you. Sir? Yes, can you hear me? Sir James Chitley of Disney? Can you hear me? Sir, we are in the process now of giving extra powers to our MTRCB. Giving extra power to the application board that its mandate is to check movies and television. And now we are hoping that the Congress will give them extra powers to check on the streaming platforms. What do you think, sir? Are you amenable for this or not? Hirap ako mag-English doon. Hirap ulitin doon, ha? Yes, good morning, Mr. Chair, and any senators present. I just want to clarify that I work for the Motion Picture Association. It's a trade association representing 6 international producers and distributors of film and television entertainment. The 6 MPA members are Disney, Netflix, Paramount, Sony, Universal, and Warner Brothers Discovery. Today, I'd like to take a little bit of time to talk about the importance of self-classification for video on-demand services such as the ones I represent. These services provide curated content services where each piece of content is owned or licensed by the service and is reviewed by in-house staff. This distinguishes VOD services from user-generated content and from pirate sites, which do not classify content at all. VOD services are highly distinct from traditional broadcast services in several ways. First, audience get to choose what they wish to view at a time they wish to view it on a device of their choice. Second,
Audiences pull content from their catalogs rather than push it on them, like theatrical or broadcast distribution channels. These video on demand services offer highly optimized features such as parental controls that can give families total control over their viewing experience. And lastly, families retain control over the type of the content their children view. Several governments in the Asia Pacific region have implemented light touch self-regulation, including Australia, India, Korea, Malaysia, Singapore, New Zealand, and Vietnam. In these markets and elsewhere, video on demand services have developed practices and approaches that can allow them to self-regulate in line with light touch regulation. The video on demand market is a nascent market, and heavy-handed content regulations will harm its development and reduce consumer choice and increase piracy. Indeed, Frontier Economics has found that higher rates of regulation correlate with reduced cultural exports. Technological differences make it difficult for video on demand services to comply with traditional classification requirements that apply to other media distribution methods. While requirements from other media distribution models are increasingly outmoded relative to how consumers now access content. Further, ex-ante classification requirements for video on demand services can delay release dates in the Philippines and increase the risk of piracy, as we have seen in other markets. Those are my prepared remarks. I'm happy to take any questions. Thank you very much, Sir James Chitley. Well, I'm happy to hear that in some countries they are the ones doing the classification. Did I hear it right from India? Is that right? Yes, India has had a self-classification code operating now for 2 or 3 years, and it's operating very well. One piece of evidence I've heard is that 95% of all consumer feedback goes to the services, the video on demand services, and they're dealt with at the service level. Yes, sir, because, you know, India is one of the country that they have a very successful movie industry. I think they are third to Hollywood. India, they call them Bollywood. So, sir, you are... do you welcome this move in our Congress to give extra power to the MTRCB for us to control... Not control, that's not the word. She doesn't like that. Our chairwoman doesn't like that. Just to classify the movies. Because, you know, culturally, we are different from the West. We are a little bit conservative in some ways. And in some ways also, we are liberated. So are you amenable for this, sir? From my understanding of what's being proposed, what is being given to MTRCB is an oversight role for this this content on video on demand services. And to the extent that that is an oversight role rather than an ex-ante classification role, which I don't think is being proposed, yes, we would welcome that. And we'd welcome that because it would give a modicum of clarity and certainty to the legal status of this content in the Philippines. I'd like to stress that our members make available content on a global scale and take into account regional and local differences as it relates to religion, society, class, all sorts of things, and are very very cognizant of cultural differences. So I would expect our members making their own decisions would classify content in a manner that would be acceptable to MTRCB, and if there were any any feedback given from the MTRCB, then that would be delivered to the service itself. That is so beautiful to hear.
Sir James Sheetley, can I now hear the comment of our chairwoman? Ma'am, napakaganda na sinasabi nito. Na-homework mo ba ito? Oh, maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, MPA. And I would like to reiterate that, yes, MTRCB does welcome self-regulation, self-rating, self-classification, but it has to be the effective self-regulation. With the sheer number of complaints that we receive on a daily basis, I don't feel that our country is ready as of yet to self-regulate, self-rate, self-classify themselves. So I see this as another way to foster partnerships with online streaming providers. Thank you, Mr. Chairman. Oh, thank you very much, Ma'am Chairperson. Thank you very much, Sir James Sheetley. It's thank you for joining us, sir. And we heard it from you. That is the best part. Because one of the senators, before, she was telling us that you are very hard to contact. And now you are here, sir. Thank you very much, sir. Okay, thank you for your time. Yeah, live from Singapore. Thank you, sir. Okay, nako, medyo pinasakit yung ulo ko doon, tanghalian pa naman. Ang bihira. Meron pa po tayo, Englishan ba uli ito? Ah, si Ma'am Miss Celeste Campbell Pitt. Ba, paano ni Brad Pitt ito? Chief Policy Officer, Asia Video Industry Association. Hello, ma'am. Good morning, sir. Hello, ma'am. Good morning. Thank you. Good morning, ma'am. I think it's, what time is it now? Good afternoon here, ma'am. Where are you now, ma'am? Are you in Singapore? I'm in Singapore, also? Sir. Singapore also. Yeah, oh, yeah. Okay, ma'am. Yes. We just had a beautiful talk with Sir James Sheetley. And he's supporting the MTRCB for because I understood from what he said that some other countries like India has their own classification, and this is what we are asking from your part, that maybe you could also give us this opportunity, because ma'am, you know, the Philippines is a very conservative country in many ways. In some ways, it is liberated. But when it comes to movies and especially on streaming, we are so conservative, ma'am. Are you willing to cooperate with the MTRCB? Yes, we are. And actually, we were very fortunate to have the MTRCB attend our policy roundtable event in Singapore last year. And we shared with MTRCB the value that we see in self-regulation. So in terms of what Mr. Cheatley has already said about self-regulation and why we believe there's great value in it, we would absolutely support that. I think our organization, just to give you a little bit of insight and context, is slightly different to MPA. We represent both local and international players across the video content ecosystem. And we work not only with broadcasters, but also with tech enablers, with advertisers. So we get to see the full range of the video content ecosystem. I will say, so if I may, I think a lot of the comments that have been made today have been made with relation to child protection and safe experiences for children. And I think that's something that we are particularly proud of. And James alluded to this earlier, is that we offer a fully curated content catalog together with clear ratings and robust parental controls to enable users to determine the content that is made available to them and their families. And I think that's how we, as a curated content industry membership, differ from user-generated platforms.
So what we do in terms of providing clear feedback mechanisms as well, we also think is incredibly important. I think one of the comments, again, that was made earlier was that MTRCB is keen to put in place a build its own complaints mechanism. But already a lot of our members have those complaint mechanisms in place. And in fact, in India, we were very fortunate to have the Ministry of Information and Broadcasting Secretary speak at our policy roundtable, where he commended our members specifically for the fact that they've had so few complaints on self-regulation, because our members have been particularly good at responding to users' complaints if and when they arise. So I think that's just something that we think is very important, is we have got these mechanisms in place. We are trying to generate experiences that are safe for both users and their families. And really, it's important to us that self-regulation or light touch regulation continues, because we are of the view that that is the best way to encourage investment and to encourage innovation. So I think that pretty much summarizes our view from our members' perspectives. If you have any questions, happy to take them. Hello, ma'am. Yeah, yes. Ma'am Celeste. I'm sorry, the internet, something's wrong with the internet, but I got almost all your message. Yes. And I'm very happy to hear that you are very willing to cooperate with the MTRCB, ma'am, because this is really very important to us. Well, the whole world right now is suffering from this fake news and movies that are really, really not suitable for children. And hearing this from you, and that you will cooperate and you will help MTRCB, ma'am, we are very thankful. And ma'am, I have one more question. This is a very light question. Are you related to Brad Pitt? Apparently, according to my Chinese name, I am, but not not as far as I know. Although I would be, I'd be very impressed if I was, and I will certainly let you know if I ever find that out, sir. Wow, that is really nice to hear. I just talked to a relative of the Brad Pitt. Thank you very much, ma'am. Wish I could see you personally, inshallah. Thank you very much, ma'am. Thank you for the time, sir. Ni ba yung isang Naomi Campbell yung mag isang bagay yon na wag nating bibitawan. Kasi ito, kaya tayo nandito. Kaya tayo nandito lahat para sa kabataang Pilipino. Na wag natin hayaan na yung salitang freedom of expression and freedom of creation, yan ang maging dahilan para mawala tayo sa kultura natin. Maganda yung sinabi nung kanina, nung ating sa National Culture and Arts, na talagang hindi po pwede yung nung araw, ngayon iba na. Hindi ako naniniwala doon. Kung meron pong gustong magdagdag, meron pa ba tayo hindi nakapagsalita? Yung kanina na, bara-bara na eh. Andiyan pa ba? Meron pa ba? Ayun, Professor Gerard Por Elvina, sir, bago po tayo magtapos, meron po kayong gustong idagdag? Eksakto naman, kayo yung binabanggit ko. Good morning po, Mr. Chair. Talagang yung paka? Okay. So, babasahin ko lang po yung position paper po ng NCC. So, Presidential Decree 1986, which establishes the Movie and Television Review and Classification Board, or MTRCB, was passed in 1985.
which is mandated to regulate and classify movies, television programs, and related publicity materials and or promotional materials thereof. Article 3, Section 4 of our 1987 Philippine Constitution dictates that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. With the time lapse of 2 years between the two, it is very clear that there's need to update the MTRCB's charter to match or be faithful with the current condition of that time period, or better yet, with the current 2023 cultural and arts condition, as to avoid any conflict with these two. MTRCB should also be given the opportunity to grow its capacity and function audience development of programs that are meaningful and wide-reaching. The classification system is intended to help parents and other viewers make informed decisions about what movies they choose to watch or allow their children to watch. While some argue that the film classification is necessary to protect viewers from harmful content, and others believe that it can be limiting and arbitrary. One of the primary arguments in favor of film TV classification is that it helps to protect viewers, particularly young children, from potentially harmful content. Movies can contain graphic, violence, sexual content, and other mature themes that may not be appropriate for all audiences. Film classification can provide parents with important information about the movie's content and help them make decisions about what is appropriate for their children to watch. Furthermore, some argue that film and TV classification can be overly restricted and limit artistic expression. Some filmmakers may feel pressured to water down their content to avoid a more restrictive rating, which can compromise the integrity of their work. In addition, certain groups may feel that their perspectives and experiences are not accurately represented in movies that are subject to restricted classification standards. Censorship, on the other hand, refers to the suppression or prohibition of any parts of the books, films, news, or ideas that are considered obscene, politically unacceptable, or a threat to national security. While some argue that censorship is necessary to protect society from harmful content, others believe that it infringes upon the fundamental rights to freedom of expression. There are several arguments in favor of censorship. One of the primary arguments is that it protects society from harmful content that can influence and corrupt people, particularly young children. For example, graphic, violence, pornography, and hate speech can have negative effects on individuals and society as a whole. Censorship can help to prevent these harmful materials from being widely distributed and consumed. Another argument in favor of censorship is that it can protect national security. Governments often censor content that is deemed a threat to national security, such as classified information or propaganda from foreign countries. By limiting access to this content, censorship can help to prevent potential harm to a nation's citizens and interests. However, despite these arguments, censorship is often criticized for infringing upon the fundamental right to freedom of expression. In democratic societies, individuals have the right to express their opinions and ideas. Even if they are unpopular or controversial, censorship can limit the freedom and prevent individuals from sharing their thoughts and beliefs. Furthermore, censorship can also be used as a tool for those in power to suppress dissent and maintain control. Governments may use censorship to prevent citizens from accessing information that could undermine their authority, such as news about political corruption or human rights abuses. This can lead to a lack of transparency and accountability and ultimately harm the democratic process. Even though freedom of expression is not absolute, we should ultimately find the balance between protecting individual rights and promoting the common good. In conclusion, while film TV classification can provide important information to viewers and help to protect them from harmful content, it is important to ensure that any classification system is transparent, consistent, and fair. Filmmakers should be able to express their ideas and perspectives without fear of censorship or arbitrary classification standards. Ultimately, film classification should strike a balance between protecting viewers and promoting artistic expression. Meanwhile, there are some arguments in favor of censorship. It is ultimately possesses a threat to fundamental human rights and democratic values. While some forms of censorship may be necessary in certain circumstances, it is important to ensure that any limitations on free expression are proportionate, transparent, and subject to oversight to prevent abuse. Society must strike a balance between protecting individuals from harmful content and safeguarding the right to freedom of expression.
we at the National Committee on Cinema, NCC, support that the changes that needs to be done to align the two mandates to conform with the current cultural art landscape this 2023. We should focus on educating everyone on the difference of freedom of speech and censorship, and at the same time pass laws that would further promote, protect, uplift the cultural arts sector to be at par with international standards and practices. We pray that the Committee on Public Information and Mass Media would help the NCC in the following. First, education, upliftment and professionalization of our cultural and arts sector workers. Second, copyright protection and reinforcement of our works. And lastly, educate the general public on making informed decisions, or caveat emptor, the National Committee on Cinema, through the National Commission of Culture and the Arts. Thank you. Maraming salamat po, Professor Gerard Paul Elvinia. Salamat po sa inyong hingi din po kami ng position paper po ninyo, sir, kasi medyo malabo din po may mga yung first part po niyo, medyo putol-putol. Dito lang po pa ending gumanda. Kawawa naman po yung stenographer namin. Medyo nahirapan. Hingi po kami ng position paper po ninyo, sir. Yes, Mr. Chair. Thank you po. Salamat po, Professor. Bilang panghuli, ito po yung kanina pa, si Attorney Yves Gonzalez ng Google Philippines. Sir, andyan po ba kayo? Sir, Attorney, mabuhay po. Sir, Attorney. Opo, ay buti na lang, Tagalog ka na, boss. Oo, medyo sumakit na ulo ko doon kanina eh. Boss, ano po ba ang position po ninyo? Kayo po ba ay sumasang-ayon sa ating panukala na atin pong bigyan ng mandato, padagdagan ang ngipin ng MTRCB? Makikipag-ugnayan po tayo sa MTRCB at sa Senado upang mapag-usapan po natin ang mga hinahing na ay mga inaayon po ng proposal, at upang maibahagi din po namin kung ano po yung mga existing na mekanismo po upang ma-report ng MTRCB or ng kahit sino pong gustong mag-report ang mga content na lumalabag po sa Batas ng Pilipinas o doon naman po sa ating pong tinatawag na community guidelines. So marami na pong existing at naiintindihan po natin ang concerns ng MTRCB. Ngunit gusto rin po nating i-share yung mga existing po na mechanisms para po mapatanggal po yung mga content na may problema po. Apo, Attorney, sangayon naman po kayo doon sa nabanggit ng ating mga foreigner kanina. Napakaganda po nung kanilang mga sinabi, si James Chitley, tsaka po si Ma'am Celesta Naomi Campbell Brad Pitt, na kanila po, sinabi nila kanina na sila ay willing po sila, actually very willing to cooperate with the MTRCB on protecting yung pong una yung kamusmusan ng ating mga kabataan. At nakakatuwa po nagaling pa sa mga foreigner yung kanilang concern, at handa po silang mag-adjust sa culture natin. Ano po ang palagay niyo po diyan, Sir Yves? Opo, sa tingin ko po ay isa lang po yung ating layunin na talagang maprotektahan po, lalong-lalo na po ang kabataan. So ang Google at YouTube po talaga pong napaka-importante po niyan. So kung ano po yung magagawa natin upang makipagtulungan sa MTRCB, lalong-lalo na po upang gamitin yung mga existing po na reporting mechanisms para po matanggal yung mga content na hindi maganda para sa kabataan. Nako, maganda pong madinig yan, Sir Attorney. Ma'am, baka meron po kayong gustong ipa-ano sa YouTube. Thank you so much for sa mga katagang sinabi sa atin ng ating kaibigan mula sa YouTube. Kami pa ay nagpapasalamat dahil kung makikita nyo lang po ang complaints na natatanggap ng MTRCB on a daily basis, bahang-baha na po kami ng complaints, lalo na po sa mga nilalaman ng YouTube. Kaya't kinakailangan po namin ng proper coordination, at siguro mas maganda kung makikipag-usap kami sa kanila at magkaroon kami ng mechanism at ng agreement kung paano maiging masosolusyonan ang aming nagiging problema. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Napakaganda po ng pagtango, tumutungo po yung ating si Attorney Yves Gonzalez sa inyong pong sinasabi.
At magandang senyales po yan na handa po silang makipag-dialogo sa inyo. Tama po ba, Sir Ibes? Tama po. Maraming salamat po, Sir Ibes. Kami po'y maligaya at nagpadala po ng representative ang YouTube. Pag nabalitaan po ito ni Senator Grace po, ay sigurado po mapapangiti na siya. Maraming salamat po. Mabuhay po, Sir. Ngayon po, baka meron pong mga gustong magdagdag, mga hindi pa po nakapag, ma'am, sir, BIR, okay na po kayo, yung position paper po niyo, no? Sir Attorney Mamarico L. Sansaronia Jr., baka meron po kayong gustong... Sir, regarding the sensitivity provision with the draft bill, sir, I noticed that the indigenous people was spelled out. So if I may suggest, sir, we could also spell out regarding the Muslims. And also, sir, regarding the tenure of office of the executive director, there is no holdover provision for that matter, sir, but there is a holdover provision for the board, the vice chair, and the chairperson. So if I humbly submit sir, to include a provision on holdover capacity for the executive director position, sir. Thank you, sir. Asahan po nyo yan, attorney. Nandito po tayo para yung mga kailangan po ng MTRCB ay nandito po kami para tugunan yan. Huwag po kayong mag-alala. Boss, kinakausap kayo dyan, ha? Ayun po, baka si attorney, meron pa po kayo, sir. Attorney, kayo po. Baka meron po kayo. Meron po kayong gustong idagdag, sir. Mr. Chair, thank you very much. Meron pa kaming mga na sa isip po, Senator. Pwede namin siguro ilabas yun sa technical working group and later on po. Okay po. Maraming salamat po. Ma'am, kayo na po ang hinihintay namin. Po. Mr. Chairman, maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa MTRCB at sa staff po ninyong lahat dito po sa Senado. Maraming salamat po sa pagpapakita ninyo ng suporta at pagpapahalaga sa aming ahensya. Kami po ay naririto bilang pangalawang mga magulang na mga bata, bilang gabay ng mga magulang sa pangangalaga ng kanilang mga bata. It is both our civic and moral obligation to protect the children from any content that they should not be seeing because it may cause them harm. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Madam Chairperson. Nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng dumalo ngayon upang maglahad ng kanilang posisyon at pananaw ukol po sa panukalang batas na magpapalakas sa mandato ng MTRCB. Muli po ang akin pong paalala sa lahat. Huwag po nating abusuhin ang salitang freedom of expression, freedom of speech, freedom of creation na ang atin pong kultura, lalong-lalo na ang kapakanan ng ating kabataan ang nakasalalay. Hindi po sapat na dahilan ang mga ito upang manira tayo ng kapwa natin o ng mga dayuhan. Hindi po dapat tayo nakakadagdag ng apoy kung hindi dapat tayo po ay nagsisilbing tubig na nagpapatay ng apoy, upang tayo po ay tumungo sa tunay na pagmamahalan, hindi lamang po Pilipino sa Pilipino, kung hindi Pilipino sa dayuhan. Kailangan lagi pong nandun ang ating moralidad. Tayo po ay nandito para magtulong-tulong, pakamit ang kapayapaan at pag-unlad. Hindi po kailanman tayo dapat maging desiraan ko yan, desiraan ako po. Eh pagka ganun, wala po tayong mahihita dito sa bansang ito at sa buong mundo. Kailangan tayo po lahat ay prophet of love and peace. Yun lang.
and git sa lahat, true information. Magkasundo po tayo doon na tamang impormasyon. Sa puntang ito ay akin pong tinasarado na itong pagdinig na ito. Kumbaga sa Ingles, adjourn. Maraming salamat po. Mabuhay.